si San Pedro, ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church, base sa Biblia o referensya. At ang pamanandungan, ito na lang yung usap ng main idea ni ini. Kasi San Pedro, unang Santo Papa. Dili ang dailugo na mo, siya ba ang nagtukod sa Church of Rome? Dili na mo ay topic. Siya ang unang Santo Papa. Mo na yung main idea ka ron. Kumusimang ni Ana, ang pangutana, di ang naitubagot naman na sa atong rules, one of the rules. Pero, dili po ang debatihan nato nini ang tinuod niya si Man. It is not about the Roman Catholic Church. It is not about the true church. Kung sa atong gidayulugan karon, si Pedro ang unang papa. Pero yun, si Pedro, unang santo papa sa simbahan. Mauna na ang atong fokusan karon. Mahimutag pieces, so sa naman yun ka main idea, dili man daghan. Ang among gidayulugan karon dili po kabahin nga ni Antumas Rumas Pedro. Di mo na mo'y atong timar, niabot pa siya guwa. Kumunta na din siya, niabot pa si Pedro sa Roma, di na tima. Ang tima karon si Pedro ang unang santo papa sa tinuod nga simbahan. Amen? Amen. Dili sa ni dialogue kabahin sa civil status ni Pedro. Minyo ba or dili? Ato naklarohon mga pinangga ng mga ikso. Ang atong dialogue karon nagapunting lang sa usaka main topic idea nga si San Pedro ang unang santo papa sa tinuod nga simbahan. Amen. Ang dialogue said wa kini magpunting no sa mga papasi na nag-abusar sila katungdanan. Kundi, nagapunting lang niso sa katao. Ang mao si Pedro, unang santo papa sa simbahan niya katoliko. Karon, ngayon, nitindog matalingin ni karon ang nagpamatuod niya si San Pedro, unang santo papa. Sumala, sa itong prueba, sumala sa Biblia o referensya. Una, nga katalungan, pinanggang ay suwan. Sa Genesis Kapitulo 17, versikulo 5, akong basahon, niingon si Yahweh, Abraham, sukad karon ang imong ngalan, dili na Abraham, kundili Abraham na, kaya gihimo kuman ikaw nga amahan sa tanang mga nasod. Giusab sa Diyos ang ngalan ni Abraham, ngadto sa Abraham. Ugon sa ituyo sa Diyos sa pag-usab sa iyang ngalan, aron mahimong amahan sa tanang mga nasod. Dili amahan sa usa ka nasod. Pananglitan magama ka. Sa to? Amahan sa tanang mga napaka-irish nga follow. Mauna ang hinungdan nganong giusap ang ngalan ni Abraham ngadto sa pagka-Abraham. Amen. Si San Pedro giusap usab sa Dios ang iyang ngalan. Atong basahon ang San Juan 1:42. Angan ni Pedro, dili Pedro. Angan ni Pedro, Simon. Apan unsa man ang isulti ni Kristo sa San Juan 1:42. Unya gidala niya si Simon ngadto kang Jesus. Mitutok si Jesus kaniya ug mingon, ikaw si Simon, nga anak ni Juan. Apan sugod karon ngan lang ka na Pedro. Nagkabantay mo, kinsay nag-usab sa nga ni Simon, ang Diyos, ang anak sa Diyos, nga mao si Pedro, mao si Kristo. Sa Old Testament, ganong giusab sa Diyos ang nga ni Abraham. Ganto, ni Abraham, ganto sa pagka-Abraham, o sa ituyo sa Diyos, aron mahimong amahan, dili sa pibilang nasod, kundi sa tanang nasod sa tibuok kalibutan. Therefore, niini lang nga maong biblical nga pasukaranan, masagot na nato. Kaya si San Pedro kay giusapangan na himo siyang amahan sama ni Abraham. Amahan sa tanang kanasuran. Amen! Kaya sa Roma, Kapitulo 1, versikulo 6, ningon ang ato Ginoo pinangi ni San Pablo.
Si Abraham mao ang espirituhan ng amahan sa tanang nutuo sa Dios. Facebook Live. Unsa ang sinugdanan ini ang pagkausap sa pangalan ni Abraham ngadto sa pagka-Abraham. Amen. Sa samang paagi mga igsunan ang Santo Papa si San Pedro sama ni Abraham na imong espirituhan ng amahan sa tanang nutuo kaniya. O si Pedro malalis niya diusap ang iyangan gikan sa pagkasimon ngadto sa pagka tusga para makadungog ang akong pinangga na Isuon Pedro kasamang paagi gihimo ni Kristo sa Diyos si Abraham nga Abraham kay espirituhan ng amahan pinaagi sa pag-usap sa iyangan. Amen. Sa samang paagi sa samang katanungan pinangga na Isuon. Ang unang diusap nga sa 12 apostoles kinsa man? Pedro. Si Pedro. Therefore, una siyang Santo Papa. Una siyang amahan ka na itong tanan nga ni Aling Nigeron. Amen? Amen. Ang akong pinanggang ay suon kay negatibo man, kinahanglan niyang pribahon. Nga wa uspa ang ngahin ni Simon. Kaya kung wa mausap ang ni Simon, sakto ang iyang pagsupak-supak karong gabi una. Apan kung di niya manluad ang pagkausap sa nga ni Pedro nagpapilin na dili mataro ang atong basihanan sumala sa malaang kasunatan. Amen? Ikaduhang rason ninong itawag siya amahan at ito siya i-define ang term po kay anong masakta? Okay, niya under difference mga kaiksunan the word book encyclopedia kay hilig man niya kung pinangga may son o etymology of the term. Ang gigikanan sa mga pulong ningon din sa page 586 po is the title of the spiritual ruler of the Roman Catholic Church. Kung saan ay sa ito papa? Spiritual leader. Kung saan si Abraham? Espirituhan ng amahan. Boy na ang papa na himong espirituhan ng amahan. Unsay bukat niya rason? Giusab ang ngalan ni Simon ngadto sa pagka-Pedro. At upagpakan si San Pedro o mo na etiological meaning base sa Biblia. Amen? Ikaduha nga bugat nga rason, mga kaisunan. Mora ni duha ka rason. Di ba niya? Duha ka bugat nga rason nga nung nahimo siyang amahan na tong tanan. Una, giusap ang iyang ngalan. No? Ikaduha, ang divine appointment, ang pagpili gayon ni Kristo kaniya. Aso mabasa na ni Alinhi sa San Mateo 16 at ito yung basahon mga eksunan. Aroan mo tuhog sa tag-satag sa nato kakasing-kasing. Naingon din ni Jesus, Jesus sa mutana, apan kamo, unsa may inyong ikasulti kinsa man ako. O mitubag si Pedro, ikaw maong Mesiyas sa anak sa Diyos sa buhi. Gainan siya ni Jesus, bulahan ka gayon, Simon, nga anak ni Jonah. Kaya kining maong kamatuuran, wala ko abot kanimo pinaagi sa bisan unsang tawhanong paagi. Ang akong amahan, ang natuwa sa langit, mo'y naghatag kanimo ni. Kung sa tutihan ko ikaw, ikaw si Pedro, mamingon siya, ikaw si Simon. Consistent kayo si Gino. Ikaw si Pedro, o ibabaw din ang bato, tukuron ko nga kong simbahin, o bisan gani ang kamatayon, dili gayon makabuntog ni. Igahatag ko, kanimo ang mga yawi sa giharian sa langit, ang imong idili din sa yuta, idili ko usap sa langit. Ang imong itugot din sa yuta, itugot ko usap sa langit. Ang una, ikaduha, na rason niya bukat kaayo, biblically, theologically, nakadawat siya divine appointment. Dili ang pag-adko niya, Roma mo'y nakapahimo niya Papa. Unsa'y nakapahimo niya Papa? Ang pagkausap sa yangan. Amen? Amen. Ikaduha, ang iyang divine appointment. Ang makadawat na igyawi makaisunan, sumala sa balaang kasulatan sa Isaiah 21:22. Suluban ko siya sa mong bistin o baksan ko siya sa mong bakus. O niya itugyan ko kanimo ang mga yawi o mahimos
ang imong gahom ug mahimo siyang amahain sa lumulupyo sa Jerusalem ug sa Buda. Ug isangon ko sa iyang abaga ang Yahweh sa balay ni David. So makadawan kay Yahweh mahimo amahain. Ang samay etymology sa term pope, atong padayon ningon ini, the word pope comes from the Latin word papa. Kung saan ay nini? Pope? Papa. Sa Latin, papa, which means father. Amen? Nakaroon, nakadawat pa siya Yahweh, si Kristo mismo ang nihatag kanimo. Ikaw, Pedro, ibabaw nining bato, ikahatag, tukuron ko akong simbahan, o ikahatag ko kanimo ang mga Yahweh. Yes, Isaiah 22:21-22, ang gaan ni Yahweh mahimong therefore, dili sa'yo ang pagtawag niya na unang amahan, unang papa. Sa luhat katatungan, una, Yusuf Yanan, ikanawa, dili malalis na nakadawat siya Yahweh. Inahanglan na akong pinanggang na igsoon, pamatuntan niya, yawat-dawata ni Pedro ang Yahweh. Kay, giling among tima, dili ni mo baro. Pero kung di ka ni siya kapamatungon niya wak-dawatan ni Pedro o Yahweh, iyang gidawat, nagpabiling wak matalo. Ang duha kahaligi niya akong ipabarot ka. Amen? Nagkaroon, kinahimo naman siyang amahan. Asa man siya mahimo amahan? At umbasa mo ng 1 Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 15. At umbasa mo, ang pinangga na isuot. Ningon din he, apan kung malangan ako, kinigsulaka mo ay magtudlog ka imo, kung saon nato sa pagkinabuhi, diya sa malay sa Diyos, diha sa manimanay sa Diyos. Uno Timoteo 3:15, kahit simbahan diya ay panimanay sa Diyos. Mateo 16:18, so ikaw si Pedro, ibabaw din iba to, tukuron ko ang akong iglesia, ang iglesia may panimanay sa Diyos. Lison mo kay panimanay mo ay amahan. Kanus asya na himong amahan, siya diyang gitukod ni Kristo ang simbahan. Gihatag niya ang Yahweh sa pagdumala. Amen? Gano'ng nahimo siyang unang amahan, unang papa sa simbang katoliko, unang iusap ang iyangan. Pero wag ka niyo mabasa na wag mausap iyangan, nagpapiling, nagbarog ang atong affirmative sign, mga kaisunan. Amen? Ikahaminan mo yun siya. Gawa uspangan ni Pedro. Simon ng gihapon, hangtod karon. Bilang nalindo niya, gawa kagawat o biyawi si Pedro. Yana, likon ka na kapagsumasumak, meaning topic na to karon. Pero kininduha, aligi, di galingiya, matando, namang para siya sa abong sa akong haligi, nga duha, nga akong gipangarong karun na puno. Ang among nilubod dili sa pagka-single status ni Pedro. Hindi nyo ba sa dili? Hindi nyo ba yung mong topic karon? E kung mao na, naka-play niya siya sino ba? Sa PSA. Dili sa ni, kabahin, yung tanong niya na kung pinag- naka-adto ba siya gruma? Before pa siya naka-adto gruma, giusap niya na. Papa na siya. Yan naman, giusap ang iya nga. Amen? Kung di ganit niya, malangkap pa ang fundasyon ng mga kaligi, nagpabilin kininatindo karong gabi una sa inyong atubangan pinanggat ng mga eksikon. Okay? Muna, ang masihanya na to sa balaang kasulatan. Aray na punta sa lipon kaayo ng mga kapatura. Diligapon sa The World Book Encyclopedia page 588. St. Peter is called the first pope of the Roman Catholic Church. Okay? Nakakapon sa referensya. Nakakapon, kira na eh. Punsa, Biblia of referensya. Di na di ma... Umingon siya na the first pope si St. Pedro. Kinsa may unang sa tapapa, kundi siya. Kinaanglan mo gamit siya standard reference, dili sa iyang kogalino muna-muna. Okay, kung sa iyang kogalino muna-muna, all opinions are equal with the absence of evidence. Si San Pedro, first among equals. Kung sa San Pedro, first among equals. Kaysa ba, least of apostles.
sa Matthew chapter 10 verse 2 to 4 atong basahon. Mao kini ang nakasulat mga kaigsoonan sa lista sa mga apostles. Gitigom ni Jesus at iyang nabulog duha katinunan o gihatagan niya sila gahom sa paghigilin sa mga yawa o pag-ayaw sa tanang mga masakiton o balatiya. Mao kini ang mga ngalan sa nabulog duha ka apostles. Ibutangan dyan ni Mateo o una si Simon niya inganlag Pedro. Kasi ano na? Kung masuloy mong barangay Paul, kaysa may maguna sa kanapitaw barangay officials. Ha? Ang kapitan. Di pwede nga nasubos ang kapitan. Sa chronology of order lang, dire sa list of apostles, nakuna si San Pedro base ni San Mateo. Amen? Kasi Mateo may nagsuwa ka din. Apostol mong kunsya. Pwede untag, siya yung mauna. Last two minutes. O niya, dili lang si San Mateo ni ini. Si San Marcos usab sa Marcos 3:13-19, nagunang gapon sa list of the apostles si San Pedro. Dili lang po si San Marcos. Apil na ini si San Lucas, sa 7:12-16, tulunin ka mga evangelists. Nga? Ay kaupat, tapay kaupat. Acts of the Apostles chapter 1 verse 13, nagunang gapon sa lista si San Pedro. Kung sa mga reksunan, biblically, the primacy of Peter. He is the first among equals. Kung sa si San Pedro, siya ang naguna. Taliwala sa 12 ka-apostoles. Balik ko nang katawan sa Diyos, ang among topic karon kay tumindi sa malang, si Pedro ang unang papa. Duha ka ligi, kinahanglan balikon ni niya. Kinahanglan tong bago ni niya doon ka ligi. Una, kung sa itong unang haligi, nausap ang pangalan ni Pedro. Muna nahimo siyang amahan sa tanang nasod sama ni Abraham. Kinsay nausap sa ngan ni Abraham, ang Diyos. Kinsay nausap sa ngan ni Pedro, ang Diyos. Apansupan kong kini sa dili Diyos. Karong gabi una. O nang ngayalipay ko niya sa Pastor Archie, hilig kinig Diyos-Diyos. O sa ang sumpak sa tinuod niya Diyos, delikadong sumpako ni Pastor Archie kay Diyos-Diyos na kita. Amen? O nang katawahan sa Diyos, nganihalin ikaroon? 10 seconds. Ikayuhang katanungan, divine appointment. O sa isayin niya, doon ang kadawat sa divine appointment? Nakadawat sa Giyaw. Ang makadawat sa Giyaw, mahimong papa. Duha kahaligi sa pagpangatuhan. Ayun. And ato ihatag ang 20 minutos nga pag-aligig sa 20 minutos nga gipundar nga mga katarungan ni Reverend Father Darwin Gitgano. Ayagon kini sa nagpuntanog nga mga pangutana ni Pastor Ismael Binding Senior. You have the floor. Salamat. Sige bang ibat? Unang panutana, Pari Darwin Gitgano. Rines. Nagamit ka sa Genesis 17:1. Dito nag-mention ang pulong Abraham. Nga letra por letra, gisulti sa Biblia. Our Father, Raham, many nation. So naan mabasa na Abraham, Father of many nation. Nga imong mitugpanan, ginamit ang Juan 1:42 na gikan sa Simon, na himong Pedro. Kung basahon nato ang Biblia, wa man ko'y natungog na ang Simon na himo butiang amahan. So wala sa versikulo. The moderator would like to remind question. Okay. Pangutana, nag-previous pa ko. Pangutana, kinsa may nag-ingon? Expired. Proceed to the next question. Reminder, interpreter, direct to the point question. Okay. Nangroon din mong pag-ingon. Question number two. Smart, pangutana. Okay. Mr. Moderator. Rolling. The question has consumed for 1 minute.
So the speaker has 1 minute to answer. Remark or answer to the unfinished question. Muna nga, ang ato foundation nga giusap ang ngalan ni Abraham, giusap sa ngalan ni Pedro. Muna nga, ang tubag na ito niya na, gawas nagbakusbak. Ito na may paralelism sa Bible. Muna sa New Testament, mayo kayo siya nana. Kung maminaw mo niya, mayo kayo nagparalelism. So muna nga, ato itong iparalel. Ang pagkausap sa ngan, muna ay pasabot nga doon na siya yung katungdanan nga special, pinangga nga bayinting. Answer is consumed. Proceed, question number 2. Bigamit ka man sa Matthew 16:18. Base sa inyong gisulti, inyong gisugaran niya siya na himong amahan. Pangutana, diha sa maong teksto, ato ba nag-ingon ba siya na siya mao ang amahan? O ikaw na'y nag-ingon niya siya amahan? Salamat kayo, Bayinti. Bigamit na po ang Matthew 16:18. Okay, you have delivered your question and the ball of responsibility is on the right side. You have 1 minute to answer. Okay, kung mabasa ta, kinanan mo sabot po ta. So, kung mabasa ta niya, may sabot-sabot. Wala nga, klaro kayo, nagbasa ta, huwag atong gisabot. Gihimo na itong parallel si Abraham o si Simon. Yan, giusap ang iyang ngalan. So, unang-unang halikin ako ha, gawas lang umuakos ba ang ngalan ni Pedro? Di ka Simon, ang mabiling Simon. Mas special kaayo ang pag-usap sa ngalan so sa katao o kang Diyos pa dyan ang nag-usap. Dili si Father Darwin. Dili ang mga Hudeo. Ang Diyos nga nagpakatao ang nag-usap sa ngalan ni Simon ngadto ni Pedro. Question number 3. Mr. Moderator, mo object ko sa tubag. Objection. Okay. Reserve all your opposing remarks during the rebuttal. Proceed to question number 3. According sa itong law, Mr. Moderator, kung ang tubag categorical, inahalang tubagon categorical eh. Kaya nga, ang atong objection mo ni, namutan ako categorical. Ang atong categorical question, gigamit niya ang Matthew 16:18, niya iyang giingon nga si Pedro. So what's your categorical question? Ang atong categorical question mo ni, sa teksto, wa may mabasa nga nahimok siyang amahan nga nagingon. Pagmuta na. Ang maong kibasa, kinsa may nagsulti nga si Pedro amahan. What is ikaw o ang versikulo? Okay. The moderator would like to explain the meaning of categorical question. Categorical question shall be answered by yes or no. Ang imong pagtanga, matupad yes or no, dili. If not, proceed to question number 4. Salamat, pagtanga. Diha sa 1 Pedro 5:1, nagpailaman si Apostol Pedro nga siya elder. Siya, I am elder. Mismo si Pedro nagpaila nga elder. Dito ano 5 ang magdumala sa Iglesia Tabuk Elder, Santiago 5:14. Question, ang pangutana, 1 minute. Ang pangutana, kaya nagpailaman si Pedro na Elder, pangutana, nang pailaman po si Pedro, kasi siya santo kapat. The 1 minute rule has expired. Remarks for 1 minute. I would like to remind the interpreter direct to the point question. The right side is given out the floor to give remarks, whether or not you have to answer or not, you have the 1 minute rule. Sunod, pagkutana. You have 1 minute. Expired na 1 minute rule. Mga replace ako. Proceed. Sira ka ron, tingin 1 minute. O, nangutana mo ko siya nga, niangkon ba si Pedro nga amahan sa, niya kayo, Dos Pedro, Unang Pedro 5:13. The church here in Rome, she is your sister in the Lord. Sends you her greeting. So that's my son Mark. Iyang anak ko no si Marcos. Hindi pa ni biological nga anak niya. Spiritual father siya. Implied din eh, kaya mga anak si Marcos, hindi nagpa-consider siyang kamahal. Time. Question number 5, direct for your question. Gamit ng encyclopedia na nag-ingon na si Pedro Santo Papa. Ang maong encyclopedia na imong gigamit
nakuha ba na siya kasayuran dito sa persecution din dito si Pedro? O siya ay ka-istorya nga si Pedro sa Papa? Salamat. Tina, kuhaan. Kung naminaw lang ka, gikan pa ganis Old Testament ang ikutlo. Genesis 17:5. Ang iyan gamit kay ganina, Mateo 16:6, wa man ta magpamatuod sa usa lang ka teksto. Pero ang iyang mga pangutan-anan, mura nag-focus sa usa ka teksto. Nag-focus ta sumana sa Biblia, dili kay usa ka teksto lang. Atong balikon ang atong topic, sumana sa Biblia, dili yung sumana sa tekstura. Amen? Biblia o referensya, pinangga kay ente. Pero ang pangutan ang pinangga. Question number 6. Makaka-object po ko sa... Time is running. Proceed to question number 6. Okay. Sunod nga pangutan na. Sa dihang nagamit ka og referensya, matod pa nimo, miingon ka nga gikuha dito ang wording sa imong encyclopedia na ingon nga si Pedro Santo Papa. Ang maong wording, pito man nakuha sa Biblia ingon magka dito. Asa man sa Biblia na miingon ang mga apostolis na kauban ni Pedro nga si Pedro Santo Papa. Una, boni angay nga wamasakti sa kupinangga. Nga nahimong papa si San Pedro, dili tungod sa chismis mga apostolis. Nahimong papa si Pedro kay giusap yangan. Okay. Ikanuhangan nung nahimong Santo Papa si Pedro, because of divine appointment. Bisan pag why apostolis mo tawag niyang papa, dili na yung makaingon. Posible mong tanin na kusunod ron, kaya si Pedro, mabasa ba nga ni Angkon siyang papa? Datang mo ni Angkon niya sa dipulog nga, master po, nahimo na po silang papa. So, ang duhanan yun, kaligi pa yun tayong, fokusin na yun na, kaya kung mabalik na nimo, musurinder ko nimo karungan, gabi una. Pero di na nimo mabalik, surinder na ko, kaya mo na yung katatulong. Question number 7. Sunod pagkatana. Migamit bang kagreferensya nga encyclopedia? Wala mang ko'y nadungog. Lita kong lita, imong ginitong si Pedro Santo Papa. Wala mang ko'y nadungog. Sunod pangatana. Nakaila pa ka. Kung tinsay, nakahibaw pa ka. Kung tinsay, unang tao nga naghingalan nga si Pedro Santo Papa sa Roma. Nakahibaw pa ka o wala. Okay, isa pa dito. Ang pangatana, nga natuba, hili na balikon. Nanak sa rule number 11. Okay. The question is repeated more than once. That's in rule number 11. Proceed to question number 8. Warning violation. Rule number 11. Objection, Mr. Moderator. Nga wala, dili ito maoy pangutana. Ganyan, kantura na pangutana. Inun ko sa mga pangutana. Nahibaw baka kung kinsa nga lang sa unang tao nga maoy nag-istorya nga si Pedro Santo Papa sa Roma kay wa man tay mapasahan sa entire New Testament. Mao na to bagon, nahibaw ba ka wala? Nahibaw ko. Nahibaw ko kinsang Santo Papa ha ang unang ligamit sa term po. Pero nawahi na ang paghingalan sa official possession. Sama gud sa Pilipinas, naguna ang nasod nawahi ang pagngas Pilipinas. Ang iyang huna-huna nga sa paghingaan mo pay pagtumha. Yes, sakto. Sa diha din paghingaan sa Pilipinas, diha ani ko mga Pilipinas waiting. Divine appointment diha na nauwahi lang ang official naming. Di ko na mo'y nakapabalaan ang paghingan. Di ko na mo'y nakapasatupapan niya, Binting. Balik ko na ko, ang nakasatupapan niya. Una, iusap ang iyang ngalan. Ikaduha, divine appointment. Pero yung mga pangunta na, wadyo ka-focus sa kaligi. Baliw, Binting, focus sa kaligi. Pagtukod o galaing haligi. Question number 8. Number 9. Ako, giveaway na lang ko sa akong time sa question. So, Leo, dilig na lang ito, palabian o singgit. Okay. The moderator observes that the... Okay. The... interpolator did not consume the 20 minutes for the interpolations. And so, let's proceed to the speech on the negative side. Ato matagang o 20 minutos ang atong speaker in the negative side. Araw niyang ipasupot
ang nagbuntaog ng mga gumento pagbulintang sa nag-aso-aso ng mga pabada, pamahayan o mga ebidensya ni Reverend Father Darwin Gitgano. Anong yatag 20 minutos, negative side, Pastor Ismael Bahinting Senior, 20 minutes. Kaganihan ni gamit siyang Genesis 17:5. Litra por litra ang kahulugan sa Abraham, father of many nations. Igamit po siya Juan 1:42 na si Simon na himong Pedro, iyang determinuhan o amahan. Dito sa Genesis 17, litra po litra, amahan mabasa. Pero sa Juan 1:42, wag kayo amahan. Ang ako naging kaan, pag mo'y kapunog-pulong para mahimong amahan po si Pedro. Siya lang nakapapog ni Pedro. Wag mo ingon ang versikulo. Sunod, igamit siya Matthew 16:18, divine appointment. Bisan pagkapilang ma-divine, ma-appointment niya, huwag yun mag-ingon ang mga kaubang apostolis. Kakaigihatagam siya o kagahong o divine appointment. Buhok na si Pedro. Never na mo madungo. In fact, akong gingon na si Pedro nagpahinagan niya siya ngayon. Ganun. Anihan akong negative nga punto. Dili po si Apostol Pedro, tungod kay wala siya manudlo nga mo-ingon siya. Po, hinunoa, hinoon diha sa libro nga iyang sinulat. Nga 1 Pedro o 2 Pedro, diha sa 1 Pedro 5:1, nanudlo siya na siya elder. Aniya ang New Good News Bible, nagingon, I who am an elder myself. Sa iyang kagalingon na yun mismo, nga inyong gihimong po, by terminology, ang mismong kagtungod, wag yun mag-ingon nga siya po. Hinoon ang iyang gihingon, elder, ang bulong elder from the Greek word presbyteros of the kahulugan kinog magulang. Dili amahan. Alay kong ito, ang bulong presbyteros atong kasahon sa Mene, the time, please suspend. Atong gihangyo na debate ni doon ang yun ang atong mga main actors. Kita wa tay appeal as main actors. So please, atong respetuhan ang atong speaker. Proceed with your speech. Okay, balik na ko. Wala gihurot mga istorya ni manudlo ang mga apostolis, bisan mismo si Apostol Pedro, na si Pedro, saan ito papasa ng magwala? Diin ang itudlo ni Pedro siya elder. Sa Bibliang Katoliko, diri ang gigamit sa 1 Pedro 5, mahitungod sa elder, yun sa pag-uubat, yun silang pare. Ani agad ang ilang Biblia, Katoliko, Biblia sa Kristohanong Katilingban. Kapitulo 1 sa 1 Pedro 5:1, nakiksulti ko karon sa inyong mga magulang. Magulang sa ko! Wasa may nun! Buhok ko! So ang word nga elder dito sa English, it is being translated in this Catholic version as magulang na pare sa mga versikulo. Not book. So in the lift of reading the scripture that he testified and he also taught using the term that he is an elder, not book. So kung gusto na magpatungo o gamaturan, all of Timoteo 3:15, katong original na iglesia, halidi o sukararan sa gamaturan kung ato na malungan, huwag yung miingon na si Pedro po. Ang miingon po, karong among diwate, ang ako ng God, mga pare. Maroon yun yun po. Okay, huwag siya ang miingon. Ang mga versikulo ay ibasa, huwag yung magyatamahan si Pedro. Sunod, bagay sunod. Dili po, sa Apostol Pedro, tungod kay bisan pag tapukon ka ng mga teksto sa Biblia, gagigamit sa akong katang, dili makapapo. Katong mga teksto na gagigamit, tapukon na to. Kung to tapok, inigtapok na, kita nasayon na, apil na sa nasairan sa mga apostolis, sa mga magtutuwa ka ng mga teksto ha. Pero bisan pa, apil tapok ko na to, sa gihapon, wag yun, patiklarar, wag yun, usa, nga nagingong po, kinsa nagingong po, ikaw na kinsa inyong taong ba? Huwag ganyan tao magagika sa Biblia. Siya ako'y nagingong po ni Pedro. Karama po na, ang Biblia, wala magingong po. Wala magtulo, wala magingong ni Pedro ang po. Siya rin ang tapang na nagingong po ni Pedro. Sunod, ikatalo, dili po si Apostol Pedro. O wala gamita sa mga apostolis niya sa New Testament. Nga si Pedro nga po, Father, tungod kay violation ang pagtawag po sa usag na reliyong religious letter basa sa gitulo. Sa founder sa original nga iglesia, na si Yeshua. Ang Yeshua usa ka Hebrew ni Panginoon sa Espanyol. Dinhe gitudlo
ato mabasa og dinhi sa kalibutan ayaw tawga si bisan kinsa gamahan karo sara ang inyong amahan gapos sa langit. Sa Biblia igamit ang term na amahan sa kapamilya. Pamilya na Lord Father daghan. Sa Biblia gigamit ang word amahan sa kaliwatan. Si Abraham amahan sa daghang mga nasod tungod sa kaliwatan. Pero kung maghisgot na ganyang religious leader, tungod kay ang religious leader, nagpagkong na sila tinuuhan magtulungan. O kung magpatawag kagamahan, ang amahan lamay tag-iya o tinugan anang pagtulungan na. Mga ang tinuod na tawag amahan, ang ato ang lagi tugamahan. Dili, nibisan kinsa. Violation o ibigin siya ng violation, maging usa na may gamit sa mga apostoles na siya amahan, amahan Pedro, amahan Pablo, amahan Juan, ang ikin sa man, never you can never encounter the term Father as being used by one of the apostles. Wa ito kaka kita mga kaisunan. Musa, kasiyara ito, inang istoryaan, katong yung libro, nga encyclopedia, katura pong libro nga encyclopedia, maulo po yung istorya. Mga kaisunan, kita na lang ito. Number 4. 30 minutes. Sunod, ngayon ba yung nation ang pagdawag ng Pope, ang Papa o Father, sa Matthew 23:30, eh balikon ko, basta taong kong ganit amahan, ang usag na religious leader, imong ikuptan ang pagtunulan, di ka sa langit naman, ang amahan rin amahan na ng pagtunulan at tinuhaan na. Ay ang amahan rin po din kapong amahan, yan ang mong tinuhaan. Pero tao na ganit yung amahan as a religious leader, itinahan niya ang mga parisyo. Ayaw ka mo papatawag amahan, kay religious group ang pariso. Pang religious group, binibwede. Mao nga akong ikainon, na mga apostoles, mga iibisan ko sa, na naggamit o term amahan. Kahit pang religion, binibwede. O siya ditutlo, presbyteros. O siya ang presbyteros? From the root word, prismos. Greek word, prismos. Meaning old. Old is an adjective. Elder is a comparative adjective word. Not superlative, not positive in grammar, but comparative adjective. Iyang isulti, elder magulang. Pero iyang isulti sa ungat pang, amahan. Wagin mag-ingang, magulang na ang iingang. Pero sa iyang amahan. Jadi, ikot takabasa, kung atong basahan sa Biblia, ikot takadungo. Ang atong madungong inahe ko, sa iyang baba, sa iyang isulti, ikot takadungo. May ang referensya ako po iingang. Pero balik na sa mga tao sa Biblia, you can never heard one of the apostles teaching that one of the apostles can be called book, can be called father. Because calling father in a religious book is violation to our heavenly father because he is the only father to that religion that he is the father. Sa mga kaisunan. Sunod. Ganun, ang punto mauli sa religion. Unsay origin sa pulong po. Isa-isa yung nagandiha, ang itumulong si nagkahulugan father. Daghan kayo. Pero, nganong naamay father? Nganong naamay father? Aniya? Ang pulong po o father na gigamit sa Roman Catholic Church, itiyak inigikan sa pagan mitraic religion. Ano ang referensya? Natanan akong referensya din ikita na, apat pasahon ng skolot, natanan. Sa Di Catholic Encyclopedia Volume 10, page 402, Article Mitraism, copyright 1936, Mitraism, a pagan religion consisting mainly of the cult of the ancient Indo-Iranian sun god Mitra. It entered Europe from Asia Minor after Alexander's conquest, spread rapidly over the whole Roman Empire, and at the beginning of our era, reached its zenith during the 3rd century and vanished under the repressive regulations of Theodosius at the end of the 4th century. So, kining Mitraic religion, pagano? Unsa'y magkuha nito sa Mitraic religion? Dugang pa sa usap ng encyclopedia nga kung basahon. Nakingon, Paulus encyclopedia at volume 21 page 632 article Sunday paragraph 3 1996 edition. Again, objection Mr. Margarito. Objection Mr. Margarito. The basis of objection ang ako pinanggal igsuon negative. So di siya mo pamatuod og laing haligi. So ang duha ka haligi jud nga giusab ya nga naka-receive siya divine appointment. Mo nay pumusan nga wa jud siya maka-receive on that og divine appointment. Nagimo naman siya ikatulo, ikaw pat nga ligi, Mr. Moderator. The moderator rules that it's part of the entirety of his presentation. Reserve all your questions during the 20 minutes. Proceed with your discussion. Kumpang naman ko na kukupa, maligi doon ha? Ano ba yun? Kasi kung balik-balik na kukupa naman. Sige na kukupatindo. Knockout naman to sa mga punto. Sige tayo to. You have 10 minutes, proceed. 10 minutes?
So, ang nahitabo na ay pinigkan ni Diyon ang Dison. Matod pa sa course in encyclopedia kung ibasa, Mithraism Ritual. Mr. Moderator, nag-iskot na siya pagan religion. What ang mag-iskot ng other religion ini ang... Time, sir. Okay. Nag-iskot naman siya o pagan religion. O niya, iman siya affirmative. So, di siya angay upang matuod sa lain. Ayan, katungdanan, negative yun. Pag-uba. Okay. Na, focus yun sa local higil, eh, pagtungkol ng lain haligil, pinanggal. The speaker in the negative side has his own style on how to prove his side. Let's give him the chance to prove that the affirmative side is wrong. Reserve all the questions. Proceed. Salamat. Ano na ka-object ko na gaganihan? Di ko ka-object. Kapila na, kaduha na ka-object. Kapilayan ko. Matod pa din eh. Nagtudlo nga ang papina nga religion betraisin. Padayon man niya eh. Misood sa Roma 200 BC. Sa ato pa, kaniha kong ibasa ang maong referensya ng kining Mithraic religion balik mga 500 Katolik naglukop sa Roman Empire. Objection, pero hindi Katolik ang Mr. Moderator, ay topic. Humanalay ko ko ba sa inyo, ha? Objection, Mr. Moderator. Sino ko balik-balik? Ano na mo kay katungan mo, check? Pinangga nga bayinti. Oh, kung nagubat na niyo, ano hindi naman ka-focus sa dua kalig eh. Nagtungkol naman kaglain. Dili sa kuan, oh, dili mo gawa sa tema. Nag-escort na siya, upright religion, pagan religion, mo pa tema. Focus ta nga si Pedro unang papa. Pagkutlo diyan mga referensya ni kaysing sulti-sulti lang. Oh, ang standard reference. Pagkutlo standard reference, pwede siya unang papa. Ikaduha siya papa. Para magupa ning unang ikaduha na kung haligi pinanggangente. Ay, pagpapatuod o mga Hebraic religion, o po ito magkasubang religion. Focus na kung kikita ko yung nagpaksing ron. Ayaw pangita na yung kontra. Sana ba eh? Okay. Kaya gusto mo dito, gagamiha, di ko ka-opsi ka ron. Sige na siya ka-opsi, tinawag ninyo. So, dapat kita okay. Dapat kita eh. Suspend the time, paliw. Okay? Dito po ka. Stop. Okay. Take note, the main issue of the debate, pamatudlan nga si San Pedro mao'y unang santo papa sa Roman Catholic Church. Okay. Now, imong gipadayag kining kabahina sa pagan religion. And you have to prove that it is relevant to your main point nga mo-prove ba ka nga si San Pedro mo'y dili unang santo papa. If it is relevant, proceed. If it is not relevant, you will be out of order. Now, you have 9 minutes. At any rate, the affirmative side has 20 minutes to destroy all your speeches. Tanan mo ang ipamahayag karon. There is no question. So, it's up to you not to waste time. Kung relevant ka na sa main issue na pamatulaan na si San Pedro o'y unang santo papa, you can proceed. Pero kung irrelevant ka, nonsense, save time. Proceed direct to the point. This is relevant to the issue. Go. Ang Catholic Encyclopedia Volume 10, page 403, Article Mithraism, copyright 1913, says, the fathers, ngayon gabas na, the fathers conducted the worship. The chief of the fathers is sort of Pope, who also lived at Rome, was called Pater Patrum. Sa Mithraic religion, naana ang pagtawag ng father. So dito, unya ang Mithraic religion, 500 years, nagpuyo sa Europe atong panahon. Lukob sila. Dito, makita na ito, na di ay, nga nung din makita sa Biblia, nga si Pedro, Pope, di mabasa, anong idiyahan, di sa Biblia, di kuha. Ito rin ko ha, ikan sa Mithraic religion. Sunod, aron mag-qualify na ko, example. Aron mag-qualify na ko, example, na kining father ikan sa pagan nila ng nasunod. Aron mag-qualify, ang Roman Catholic na nundog sa ideya ikan sa paganong example. Qualification niya, qualification. Pontifex Maximus, father niya ko niyang isyo. Catholic Encyclopedia Volume 10, Article Page, Article 2, page 270 under the heading title. Nag-ingon, as regard the title Pontifex Maximus, especially in its application of the Pope,
there was Father reminiscence of the dignity attached to the title in pagan Rome. Kaling magagamit kag Pontifex Maximus gagikan sa pagan Rome. Sunod, ayon din na, the New Webster's International Dictionary Volume 2, page 864, article Pontifex Maximus, Pontifex the King of, Pontifex High Priest of Ancient Rome, one of the 16 members of the Pontifical College presiding over the state religion. The highest religious authority was the Pontifex Maximus, Supreme Pontiff. Pintay, ang Pope Perong gitawag Supreme Pontiff. Kabalong mo ni Ana. Ni Ana, Supreme Pontiff. This title was adopted by the Emperor and later by the Pope. We are drunk by the Pope ang Pontifex. Kakitan sa pagkakas. Ang sa gisorte sa lain, gisip na pinsya. Okay. Before the time, for the clarification of the public, we, the moderator, give enough time to proceed and take note in the debate is main point of the debate. Pamatud-an nga si San Pedro mao ang una Santo Papa. So, you have to prove that si San Pedro dili maoy unang Santo Papa. Okay? The issue now, the first or not the first. So, reserve for the questions and take note, you will be guided on the issue nga siya mao ang unang Santo Papa. And you have to disprove nga dili siya maoy unang Santo Papa. Sorte kani ha. Gamit siya sa iyang rason ng teksto ako nga itong gikoreksyonan. Nga ang sa hindi siya ibang ha. Kaya na human naman ha. Akong ipagayon ang mga punto na pwede mo guba sa isyo. Nagigamit ang Pontifex Maximus. O niya, gikan sa pikan ha. Gigamit sa Pope. Kaya nga ang Father. Wala sa Biblia na title ng Father or Pope. Di inaligikan. Ang Pontifex Maximus on siya gisorte sa The Encyclopedia Americana. International Edition, page 318, article Pontifex, paragraph 2, 1994, edition again. The title Pontifex Maximus was used for the Pope from the 13th century. Pope the second adopted it permanently in the 15th century. Ang dikan sa pagano, kisundok mga kaiksunan. Kaya ang Father, ang Pope, wala sa panudlo sa Biblia, ay ang itiya. Kaya naglupok ang mitraic religion for 500 years. Gipasa na encyclopedia, misold ang mitraic religion ng pagano, 200 BC, na nawala kini through the repressive regulation of Emperor Theodosius at the end of the 14th century. Pagkawala na, 500 years, naglubog, kaya na ang Roma. Kung ako karon, muingon lang to, I can prove, bisag 30 pa, ka mga doctrinal practices sa Catholic Church. I can see that in the mitraic religion, I can prove that in the pagan Roman religion, adopted by the Catholic Church. O sana ini kaning Father, kika sa mitraic religion. Markada sa orang panahon, haon niya ng mitraic religion. So, ang pagkadili siya, una, dili magani po, mauna na mahinoon. Tama, huwag ganin mag-ingon ang mga apostolis ka po. Isa po, nangadili una. Masa yun, sautong. That's literally very simple idea. Because it is being taught, it is not being taught in the scripture. Even the term Pope or Father, as I said, never used as a title of the religious group. But according to the history, it is really taken from the idea of the mitraic religion. So mitraic religion, 500 years, nagbuyo sa Roman Empire, atong panahona. And then, tanawa, pag-abot na ang title ng Pontifex Maximus, na title sa highest high priest sa mga pagan Rome, nag-i-adapt po sa Katoliko. So ang term ng Father, ang term na po, niingon ako kagbang na wala daw, nakukupa. Ang pag-ingon na ako, na ang Genesis 17:5, letra po letra, na ang word ng amahan sa tagang mga nasun. Pero pagkamit ka sa 1:42, si Pedro, si Simon, nahimong Pedro, iyang gitugaya ng mao amahan sa siya, sama nga si Abraham. Maayon ba ito kang Abraham kay litrang basa? Ang Hebrew, ang angalan ng Abraham sa Hebrew name. From the two words, Ab, Father, Raham, many nations. So sa name ng Abraham, itutlo sa Libya. Pero ang name ng Simon, nag-change ng Pedro. Bisang pagka-change ang name, di ka nabasa na magmutlo ang Biblia. Kasi yan, po, kaysa madung ka na itong nanaginong po, ang dahat bang, maman mag-ingon ang kasulatan. Sa iyon sa 1 Timoteo 3:15, ang iglesia, hanggigi, o sukaralan sa kamaturan. Bago ingon ang teksto, sukaralan, dinato tamulukan, inexugado ito, o may po, Pedro, wapoy, Father, asan po, nasawa, basa kong
nagapang ka. Nasa iyang encyclopedia. Kaya iyang encyclopedia, huwag din ang utura na. Huwag din ang makita sa mga pastores. Huwag na makita sa mga libro. Pero si Pedro, si Pablo, si Juan, nag-uban. Kauban sila pumahaw. Kauban pa ni Otto. Kauban pa ni Hamon. Apil siya. Pero ang mga pastores, huwag yun mo ingon na si Pedro. Unang sa ito, Papa. Huwag ka ni Wayok sa ito, Papa. Una na, Panginoon. Kasimple. So, pwede mo ninyo. Ingong una, katong tima na niya. Pero inigpasa sa Biblia, wak yan in town. So mga kaisunan, dinhing haron. O siya tigisulti sa 2 Timoteo 1:3 sa 4. Ingon si Pablo, sa mga tuwing 63 AD. Ingon siya, muabot ang panahon na ang mga tao dili na lalating sa matuod na pagtunanan, kundili sa mga tinubot tumo na sumulan. O, matuto ang Biblia na si Pedro po. Kasi tumo-tumo ang mga kumatbang. Siya ang question number 2. Salamat kay Yanko ni mo ang kaulugan di ay sa po, Papa. Sir, pamunta na kining pag-usab sa pangalan ni Abraham na himo siyang
amahan sa tanang nasod. Kining pag-usap sa iyang ngalan, meaningful, meaningless. Kabag, meaningful. Salamat. Qualification, meaningful. Kaya na ang ay word yun nga Ab, Father, Raham, many nations. So sa term nga Abraham, naabint ang pulong amahan. Pero sa term ng Simon, niya Pedro, diyan mo yung amahan. Ay, amahan. Siya rin naging napakilang minit. Ay, tingog niya. So, huwag yun ito. Ako magtanaw, magpunahuna ako. Kung unta na lang unta, no? Niksoon mo niya ito. Paring, hindi mo niya, hindi mo siya kumutawag father kay akin sa ako. Pari lang, pari, Darwin kahit gano. Maluhay punta sa inyo ha, kay ayaw itaon, patungit po. Pedro, ay, ibaw, kasi gusto ko rin po. Number time, enough for the answer. Salamat, question number three. Salamat kayo pinanggang iksoon sa San Juan 1:42. Uyong ka, niyang giusap ang alan ni Pedro. Yes or no? Yes, ay, giusap. Pero wala mausap, mahinong na mahimong father. Giusap, ay. Di isang pagkapila, usmog. Ang pagkausap, abatro na. O sa gulong sa Pedro, Petros, Mupa Bullstone ba ito? Wakit ba nga? Simon, na change into Peter means father. Wala, takaw na mo biya. Dumadyama naman, puro magaluya ang ugat, bangda. So, ano ni ba? Danaw pa lang, hindi na nata na ni Batiha karun. Nahulong ba ni? O yun ba daw ko? Minimpun, akin na minimpun lang. Okay, warning. Let's speak decently. No bad words. Proceed. Next, tayo isa. Question number four. Sunod pamutana. Kining pag-change pa sa ngayon ni Pedro, meaningless, meaningful. Referring, ang unang question ako ni Abraham, pero ni Pedro na po. Kining pagkausap sa pangalan ni Simon at sa Pedro, meaningful, meaningless? Meaningful. Kung sa meaning, sa pagka-meaningful, wala, mahimong father. Simon ito, Peter, ako naman ito pag ganyan, mamawa namin. Petros, from the Greek word Petros, meaning movable stone, little stone. Bato, o panangitan siya mo'y isuntihan nga, tukuron ka po ng iglesia, at sa pagkalima naging isunti, kaya wala siya inang siya po. Mas pagkabainti sa suntihan na, ikaw Petro, iba ko din bato, pala ikaw na po, mas pagkabainti, huwag magunin mo ang siya po, ikaw naman po nagpokok po niya. Okay, question number 5, proceed. Sunod pangutana sa Isaiah 22:21-22, ang magkadawat ng Yahweh mahimong amahin. Pinanggang eksoon sa Isaiah 22:21-22, ang magkadawat ng Yahweh mahimong mang amahin sa lumuyo sa Hodea. Sakto ba ni sayo? Sayo. You have 1 minute, proceed. Kansa, kay iba na. Sa'yo, gano'n man, wala, isulti siya. Wala, isulti siya, pesikulo na ang mahimong, ang tigaagyawi, mahimong amahan. Ang basahaw na gano'n, sunupan ka sa iyang imong biste, o baksanto siya sa imong bagos. O niya, itugyan ko kaniya, ang imong gahong, o mahimo kang, mahimo siyang amahan. Sa'yo ang science. Therefore, ang pulong sa Ginoo mo'y sa'yo. Ikaw na yung gusto ron. Yes, hindi, masayo ang Biblia. Ikaw. Ang basahon, mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem o sa Huda. Pag-iatag ang Yahweh na amahan. Ang pangalok, ang pangayon. O isamot ko sa iyang abaga.
ang yawi sa balay ni Jesus. So, recess. Atong gihangyo, there are only two main actors of the debate. And we are just audience. Do not overlap the program. Please behave. And that's the final request. We will proceed if you have to behave. Give chance to explain. Question number 7. Proceed, Father. Okay, sato pa ang kun kakaron nga amahan day gaan jud jawe. Suma simong ibasa. Tuba, di ko mo angkon. Ang gibasa nako, gibaksan gibistihan imong amahan. Wa pati kay jawe. Sato pa, dili ang yawi mo nga kapamahan. Sayon sa kun, tanaw pa siguro. Verse 22. Pag-atag yawi, humana na imong amahan. So dili ang hoy nakapamahan, pinag-ibang sunti. Pinag-ibang sunti. Ang itagaan yung mamahan. Huwag pa magsunti ang Biblia. Humana na imong amahan. Ibaksang gibisnayan na imong amahan. Huwag niya kusap ang itagaan o yawi. Dili ang yawi mo'y nakapamahan. Ang sa'yo ka. Balik mo katong makadawag o yawi amahan, dili. Dito pa na ako sa balik-balik. Yes or no? Kita pag nato dili lagi ang yawi mo'y nakapamahan. Sa'yo pa pumunta na. Ako pumunta na mo, ang nakadawat og yawi amahan di o dili dili lagi ako kun lagi tubag dili lagi amahan wa pa sa kadawat og yawi amahan naman ibasa ko ganiha gusto mong basahon ako so akong gibasa gibistihan si Sidna ibaksan unya nahimong siyang amahan sa lumulok sa Jerusalem pag first dito usa paghihatag ang yawi sa ni David so wala paghihatag ang yawi amahan na dili ang yawi mo nakapamahan sa ato ba ang kuno nimo karon nga naa yun ang amahan. Dili na, dili na ko ang kulong na amahan nga. Amahan para sa inyong pagkabo, dili. Ang kulong na nato, na amahan dili. Pero amahan sa lumulog piyo sa Jerusalem. Dili, ini Diyos grupo. Anasyo. Ningon mo ka, kung dili pwede tapo ka mahal sumana sa Mateo 23:9. Nga karoon, huwag ko na po ka nga pwede Diyon sa inyong kay mahimong amahan. Asa may dabato ni me? Namuni ni kining Mateo 23, di mo nga di pwede tawag ka mahal ng spiritual leader. Nga karoon, imong iangkon nga pwede dahi. Asa may dabato na mo? Kadang una, ikaduhan imong katarungan. Kagigamit sa Israel, ako'y dawaton. Kagigamit ang amahan, bantay si Sidna, siya ang nagbantay sa palasyo sa hari. Dili religion, dili religious group ang iyang pagka-father. Pariyagang amahan Abraham, dili sa religious group. Pwede! Ako na nagisunti na pwede. Pero religious group gani, Iglesyang original nga gitukod sa Dawang Maluwas, hutan pa sa New Testament. Nga ba'y nahinganlan nga Pope Peter, Pope John, Pope James, wala. Kaysa religious group, the term book cannot be applied. And that is my reason to the instruction of our Lord, Yeshua HaMashiach. Question number 9, proceed. Sa 1 Pedro 5:13, iangkon man ni Pedro nga iyang anak si Marcos, bisan di siya biological father. Ang pangunta na, unsang klaseng pagkaamahan? Ang pagkaamahan ni Pedro kanto ni Marcos. Tuba, pagkaanak sa relasyon, nga siya mao na atang iya sa pagtuo. Mao na ang punto. Pero, dili magkapahimo niyang tuo. Kay kung tinuod pa magkapahimo, tumpok, tumpok siguro ha, naglaray-laray na ng teksto. Kasi Pedro po, nawa may bisag usa. So, dili mo sa rin ang imuhang interpretation. So, o yun kakaroon, naamahan siya sa pagtuo ni Marcos? Ito bang na ako ganiha? O yun kakaroon? Ito bang na naging? Yes or no? Ito bang na? Mr. Mudir? The question is categorical. You are mandated to answer yes or no? Ito bang na ako ganiha? Answer yes or no? Nga aagap na iyang anak niya sa pagtuo. Yes or no? Ito bang na ganiha? Yes! Anak sa pagtuo! Yes! Anak sa pagtuo! Categorical question number 7. Simple question, yes or no, and now your yes, clarified answer is yes. Proceed. Yes, 1 minute, 1 minute. Wala pang mahuman. Yes, anak sa pagtuo. Pero kung imo siyang interpreton, katungod na ng teksto ha, makapahimong Pope ni Pedro, naglaray-laray na ng teksto sa New Testament, Pope Peter, Pope Peter, Pope Peter. Pero kaya wakay bisang usa, dili na siya
nga pwede gamitin na rason na makapapader, makapapok ni Pedro. Ikaw rin ang sabot niya, anak kapahimu ko. Ikaw rin anak, hindi ang panunlo sa time. Question number 11. Salamat, kiniangto na ka ang amahan sa pagtuo si Pedro. O yun ka ba ang papa, amahan sa pagtuo sa yes or no? Dili ko ko yun. Ano? Nakagamini. Ganto dito, siya mag-inag-agam sa pagtabig primero. Pareha sa 1 Corinto 4.15. Sino ginagpagmatutog na makabig? Ang papa, huwag ganito makita sa papa. So, patukin siya kami ni kuyo na naan na matuto. Nahimo siya kanila sa ikang mga anak o siya nahimo kaman sa pagtuo. Pusa, dili applicable ng imong pangutana sa tinuod na pangutana. Niingon ka man kaganina, love us pa imong mga laway. Mateo 23.9, dili kinahanglan tawag amahan. Ang usa ka tao, kundili ang Diyos lang. Pero karon, ingon na po ka, okay ra oy, nga amahan sa pagtuo si Pedro. Asa man yun? Ganong di naman ka consistent karon? Kaba, consistent ka pareho man tanan, ay sakto. Pareho tanan sa Mateo 23.9, hindi ko din magtawag amahan, ay ang gerebe, ang i-addressan ba yan ni anak, ang religious group nga parisyo. So diyang itubluan ang mga pariso, ay pagpatawag amahan kayo. Sa religious group, ang langit ng amahan na mo'y pag-iyang tinubyan sa tinuhuan sa mga pariso. Kaya kung ano ang mahan na. Ya dito sa usa, anak sa pagto, palihang ulit. Pero wakman po, ing na nga, kanang teksto ang makapapop. Nakapapop lagi ang tubay na ko, maglaray-laray na ang tanang teksto. Isang usang wakman, sumali ang interpretation niya. Sunod, pumunta na, sakto to'y magiging kanina na, nadungog na mo, di kinanglang tawagon ang leader nga amahan. Sakto to, kanina sa'yo. Sa'yo kong religious leader, ako gani ako naman ang ipalik-balik, kanipunta na. Basta religious group, presa parisyo, dili kay ang gibarugang tinuhuan na gitudlo sa mga parisyo, ang pagtulunan sa langit ng aman, say amahan na na, say tinubyan na ng pagtulunan na. Pero magbutang-butang ka po, ikaw ba na tinubyan na ng pagtulunan na? Unang dili sakto, na imong tawag ang religious leader o po? Maunang, sa religious group, sa original ya iglesia, religious group, di ba? Wag yung ibisan mo sa kabuok ng taon, na gitawag mo po. So, na naman, that is not applicable to the religious group, only to personal relationship as your son in faith. Okay, salamat. Di alis Roma 4 signs. Usa ka ordinaryong amahan, usa ka ordinaryong tao, pero nahimo siyang espirituhanong amahan sa tanang mutuo sa Diyos. O gihimo silang matanong sa Diyos, bisang tilik sila mga pinuli. Kini si Abraham, dili man ni Diyos. Pero matod pa nimo, ang mga spiritual leaders, tilik siya matawag nga amahan. Pangutana, sakto ba nga gitawag si Abraham nga espirituhan ng amahan bisag dili siya Diyos? Tubal. Sakto. Pero, qualification. Pero, ang pagka espirituhan ng amahan ni Abraham, ang buot ipasakot na diya sa Genesis chapter 22, sa diyang gihalan niya si Isaac, na pinaagi sa iyang pagtuo, iyang gitugyan ang iyang anak, nga itugyan dito nga ihalat for burnt offering. So nahimo siya naman kung kita usap kamaong mutugyan ngadto sa langit ng amahan si Abraham mahimo na tong amahan sa pagtuo pero dili religious leader nga po di man bahala ka pila mahimo ang amahan si Abraham pero wa gyud mahimo po si Pedro sa mo ra gyud ingon-ingon po na inyo ra pong libro kung sakay sa pagtuo mahuman 1 minute time proceed question number 14 sunod pangutana matudin mo ang religious leader dili kinahanglan tawag og amahan. Pamunta na si Abraham, religious leader, dili? Kaba, dili siya religious leader. Tungod kay, sa panahon ni Abraham, wala siya gihandol ng mga katawhan na siya mo'y gadumala sa katawan. Si Musi hinuhon. Mo'y religious leader. Kapangita si Musi, gitabang palar. Sa punto na ako, kadiha, nagipasamot. Kasi Abraham, ang atong pagkamahimo niyang amahan sa pagtuo, balikon ko, tungod kay siya ay tao nga nakahimo, pagtugyan sa iyang anak, kay itugyan nga ito sa kamatayon. Kung kita, kamaupong itugyan sa atong kinabuhi sa pagpakamatay, sa atong pag-alaga, sa Abraham, nahimo na itong espirituhan ng amahan. Pero, wala magtudlo na si amahan na himong leader, niya drive mo ni si Pedro Paup, tungod ni Ana, ayaw mo nagpura hindi pa, hindi kita alam. Pero nasaan na ito. Sunod po matana, pinangka na yung ting. Kini bang type spiritual father? Dili ni religious leader? Hindi ka lang, hindi nga ako. Balik. Kini ding spiritual anong amahan? Dili ni religious leader? Dili. Kaya ang religious leader sa mapangalitan sa iglesia,
na sila'y mga nagdumala, na'y mga kaigisyahan, na'y mga practices, mga na'y religious no, na na'y religious leader. Mga si Abraham, pwede na itong amahan sa pagtuo. Mga nga, kung natong sa tumbaw, naging, wait, what ay langis na nabang espiritu na amahan? Pero wak man naging makapahimo ni Pedro kung na po, sako na po. Abi kay si Abraham, amahan sa pagtuo, si Pedro, ako na tingo, mapupo. Mga Peter, madelikado na. Wala nga, hindi pwede. So ang kamaturan, hindi kayo magubak. Ni kini mo ba? Upisa pa kung gamagamat ang istorya ka na imong libro na si Pedro unang pope sa Roma ang libro ang utong ang ginito ang pinagsulat na time question number 16 di ba ang buhat sa religious leader maghalat o sa kahalat para sa Diyos yes or no? Ako nang isong tigagalihan yes or no? Mo na buhat sa religious leader yes or no? Depende depende nga pag ang religious leader ako nang isong tigagalihan. Ang religious leader nga gi-apply sa Matthew 23:9 nga ang religious leader Mr. Moderator, categorical ko question Mr. Moderator, wak may depende dire ang buhat sa religious leader mabaling maghalad ngadto sa Dios dai altar mag-offer ngadto sa Dios apang tanan nako mao ba ni ang buhat sa usa ka religious leader yes or no mao nay buhat sa religious leader kun Categorical questions must be answered categorically. Ito ba? Yes or no? Ito ba? Make it clear. Yes. Answer. Okay, yes daw, yes. Ito ba? And after your answer, yes. Qualify. Ang akong qualification, pwede magkabili religious leader kung niya maka-open ka. Dahil ang religious leader kay naa kay grupo sa katapang niya dito na. Sama kang Jose, sama sa iglesia, sama kang Pedro. Last 2 minutes. Kala sa iglesia, pinawala ang tawag po. Alang tawag po, nagkakagin itaw nilang libro. Hindi, bro. Last 2 minutes naman, so ado na lang technically one question and one answer. Okay. Kay 1 minute question, 1 minute answer man. So ado na yung last. Kay last pero duha, 1 minute man, duha question. No. O yun ka ba, pinangga nga, isuwan nga si Pedro, nga kadawat og yawi, kaduha, kung di si Pedro ang unang papa, kinsa man? Ito ba? Wala kay papa sa iglesia, ano maghingalang matatlain, wag ka nangihingalang di sa usa, mangita magandaan, awa! Ang Biblia, wag kay isunti nga papa, kung kinsa may unang papa, kinang wala! Ay, isa pang painti ka yawi, o yun ta. Pero ang yawi ng ihatag, kung tinuod pa, nga ang yawi, makapapapa, ay wak na, laray-laray na ng versikulo, o Peter, Santo Papa, Pedro, pero wak may bisang usap na buo. So ang yawi, hindi na kapapapanin. Okay, 1 minute. Tilukon ako na kay. Pagkata nga, kay, ningon mga, isupak mga, doon na ba kay standard reference, nga dili siya, first, Pope, yes or no? Una na kong referensya ang Biblia. Yes! Mr. Moderator, namutan na ko sa referensya. Kay Biblia ang referensya man eh. Ang akong pamutan na, asa man, doon na ba kayo referensya? Yan ang ingon, si San Pedro, diliw na sa puto baba. Doon na ba kayo referensya? Yes or no? Sa dito ba, yan ako na gani ha? Okay, Mr. Moderator, yes or no? Yes or no? Balik, balik ang question, balik ka. The question is very clear, and this is, okay, worldwide, stop the clock. The final question is, aduna ka ba'y standard reference to prove that Saint Peter is not a pope? Ito ba na ako ganihan? Yes or no? Naa! Okay, qualified, prove beside your reference, standard reference, proving that Saint Peter is not the first pope of the Catholic Church. Iilan ako ng Bible standard reference. Tungkol kay ang pong reference, kakuha ang kasandaran. So ang Bible reference, aniya sa ako ang gitalang libro, duha ka ba? Matinon, Mr. Religion. My ISBN, my standard number siya. Wait. Palihog sa tagaan atong chance to listen and present your document. Palihog, silence, proceed. Okay. Ingon man siya. To me, standard. Reference. Ayun din yun. Sa Babylon Mystery Religion, page 68. We talk it close, look up better in the scriptures. It becomes apparent that he was not a pope. Sunod, sa pagkatugangan. Ayun.
May iyang ibutang dili nga ISBN standard na mo. And please submit the document. Okay, listen, listen, listen. Listen, listen, listen. Listen. The purpose of the debate is to implement John chapter 8, verse 32. The truth will set us free. In order we have to open the light. Matthew chapter 5, verse 13 to 16. Open the light. Open the book. Submit the book. On any book you can examine. This is the truth. Okay, okay. Okay. Ang atong tema nag-ingon, sumala sa Biblia o referensya. Wa kina inagyan na standard. Referensya, any reference, any reference will do. Maunay, atong kuhan, wa na ngayon, wa na butangin niya standard yung mga kailigyan. Okay. Any reference will do. Kaya ko na at references. Wa nila, i-qualify kung sa reference. Okay, thank you so much. Thank you. Ato na na, interpretation. Wa ko'y pagsalite. Wa karoon pa ko ng tingo. No? Wrong. Okay. Wrong. Okay. Wrong na kayo sa'yo. The moderator would like to clarify what the main proposition is. Palihog silence. Pamatugan! Silence! Doon na pa tayo panahon. Silence please! It is now the time. Okay, tagaan natin sila time to examine sa reference. Oh. So, oh, it's up to them to... Si Ralph Edward Woodrow, isa ba dito? Si Ralph Edward Woodrow, usa ka Protestante. Anti-Catholic. Okay. Anti-Catholic. Pero, affirmative, panata, libatan na ta. Libatan. Okay. The moderator, right? Okay. 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 Are you ready na ba mo for the rebuttal? Yes! Okay. The very purpose of rebuttal, mauna o sa basketball pa, 3 points. 3-pointers. Okay? Now, the moderator gave the chance, the right of the affirmative side to check your documentary evidence, and the moderator will now give you the chance to check the documentary evidence of the affirmative side. Will you avail your privilege to check? Okay na. So, dili na ka mag-check sa ilang evidence? Okay. So, now, okay, so, you have to wait and you never have to check their documentary evidences. Okay. So, enough is enough. Now, ladies and gentlemen, for the final, the summary, in conclusion, to give or to deliver the rebuttal for 5 minutes. This is a conclusion. Remember, during the rebuttal, no more objection. Consume 5 minutes for rebuttal. And now, the negative side, you have the floor for rebuttal 5 minutes. Hello.
tinakpang ginamit ang Isaiah 22:22. Ako yung basahon. Tanaw na to. Usarin ba na? Ngayon dili. Isaiah 22:20 magsugod. Ang Ginoo ngayon nga to kang sinda. Ni atong adlaw panahon ko ang akong sulugoron nga si Eliakim, nga anak ni Hilkias. Suuban ko siya sa imong biste o baksan ko siya sa imong bakos. Unya itugyan ko kaniya ang imong gahom o mahimo siyang amahan sa mga lumulupyo sa Jerusalem o sa Juda. Wapayawi gihatang amahan. Tama? Wapayawi. Versikulo 22. Sangon ko sa iyang abaga ang yawi sa malay niya. Dili tay mao ang iyang istorya gani. Nga kaya tagaag yawi mahimong amahan. Nga wala kang basahon kay wa pagani ihatag ang yawi. Na amahan naman. Nga dahil po pagkaamahan ang hindi po sa religious group. Pagagal mo man. Sunod, iyang di panghimuskan gani sa akong gatam. Nga si Pedro Cono, ingon siya number one. Sa lista sa pag-apostol, ang word apostol, sent one, ipadala. Pero arita, kinsa maging number one ilagay sa kanang pangulong haligi. May ato tanawon, Galacia 2:9. Inyo, pangulong haligi yun. Panginaw, si Santiago, Galacia 2:9. Si Santiago, si Pedro, o si Juan, nga giisip ng mga pangulong haligi. So naghisgot ang mga pangulong haligi. Kinsa ginista, si Santiago, si Pedro, o si Juan, number one, Santiago, si Pedro, number two. Number two, raman ni Ay, unya, rapat, pagkapangulo, bukyo ang gihisgutan. Pero para lang kung isang pag manumber one o manumber two, diling na mo issue. Ang issue, na nang itulog nila sa kamaturan, nga si Pedro sa ito papa, wala mangon matulog. Unya, dayon, ang nahitabo na ipato, balikon ko ha, batay paminawi ang iyang teksto. Gamit sa Genesis 10, verse 5, ng Abraham, giusap rin balik naman ko ni. Giusap, niya nahimay. Bisan pag wala uspa, Abraham, ang word of father na daan. Ram, exalted. So, Abraham meaning exalted father. Ab is a Hebrew word of father. Ram is a Hebrew word of exalted. So, Abraham, exalted father. Wa pagani, i-change, nagyapi father. Giusap, Abraham. Ang Ab is a Hebrew word of father. Raham is a Hebrew word of many nation. So sa gihapon, nakailitra po litra mabasa. Kasi Abraham, amahan. Niya, gamit tayo akong datang. Kaysa Juan 1:42, nga si Pedro, siya Simon, giusap, o Pedro, mga ingon usap niya na, na si Abraham na himong amahan. Si Pedro po na himong amahan, ayahan na to. Nga naman, pagkausap ni Abraham, amahan na gihapon. Pagkausap ni Simon, pagka Pedro, huwag yung amahan. Ang inaay amahan, ang iyang suntila. So ang iyang amahan, na himong po, papa si Pedro, siya na yun in town o ilang istorya. Dili yun in town ang panudlo sa kasulatan. Busa, balikon ko, ang word nga father, dili sa Biblia na lugar nga title, Mitraic religion, ang pinaka-high priest nila, pater, patron. What is pater? Again, Greek word of father. Patron, fathers. Ang pater, patron, kitawag ka na sa kahulugan ng father of fathers. Diba ang book? Last one minute. Nataghamaning father. So ang book, father of fathers. Pater, patron, samara. Kaya nga, ang idea sa pagka-termino nga ang si Pedro, Luyang Pedro. Ay, ma'am, hibaw baka si Pedro, ihimo niyong papa. Ano, hibaw baka? Ha? Wapoy nag-hum-hum ni Pedro dito na bro. Ano nga makahimo ang papa? Papa maka, wag din ito. Kanarin yung libro, sige, dekan. Isang pag-usa ka para kung yung libro. 30 seconds. Bigyan ang masimbe, dito nga naka lumpag sa itudlok. Ono Timoteo 3:15, hagiki ang sabarang sa kamaturan. Yan ang tudlok, tumutungo, matan pa ni Pablo. Wabot ang panahon ng mga tao, hindi na romantik sa matur na pagtulungan, kundi sa mga tinutungo na sumila ng tomo-tomo na di ay. Maayong gabi. Amen. Okay. Okay, salamat for the 5 minutes nga nag-battle sa ating zone si Pastor Ismael Bahinting Senior. And now, ladies and gentlemen, to close the debate is the final rebuttal on the affirmative side. Let's give the floor, Reverend Father Gitgano Catholic Faith Defender. 5 minutes. Salamat kayo. Tinanggap ang moderator, og salamat sad sa todo ka moderator, og sa akong kaatbang karon nga wa ko maglisod.
Nga naman, yung giangkon nga amahan sa pagtuo si Pedro. So, hinahinay na ni Gamayron. Kinahanglan, negative ko siya. Di siya mingong amahan sa pagtuo eh. Kaya negative man siya. Ang papa, amahan sa pagtuo. Munang unang pamutanan ako niya, nasaktan ba ni mo? Uyunan ba ni mo? Tantay papo, ang kahulugan ni papa, uyun kay siya. No? Munang nga, di lang 100% ang pagkauyon, pero na 19%. Oh, ginagmay na. No? Unya, ibang mo, sa iyang presentation ka ganina, kung nakabantay mo, iyang gigamit ang Mateo 23:9. Bawal jod o magtawag sa pare o amahan. O nang magingon siya, paring Darwin. Di man may pare. Wa mong kumukugo siya yung anak. Ina na lang na Brad Darwin. No? Kaya mo huwag pare, doon na pare. No? Father. No? Nakinahinay na yung siya tawag na ako, Father. No? Doon din ang tamagdali. Yung kabantay mo, matunya, tumutumo. Kini akong pinangga ay sunan, tumutumo. Pero kabantay mo, siya na po'y naigo sa iyang katarungan. Mao nang iko, painting, pwede pag atong susihon ang imong standard reference? Ayaw! 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 Mahiga ni kay moderator, eh, pwede ba tawa? O pati katakuan? Pero katong maong author, mao nang hesitansya, kay doon na siya'y kitukuan. Ganong hesitansya, kay siya ang nagtumutumo, pinangga, nga iksuwa. Kini, muna'y standard, John. Muna nga, isod magayang magtumutumo ta. Wa ni siya ginapigan. Standard reference. Pero ngayon, ayaw, oy. Ako kuwaon nun ta. Ayaw, Father ba? Pero kini, pwede yun din ako ihatan niya karanda yun. Bisan pag ipadag ulit. O, tanawa ko. The first Pope of the Roman Catholic Church is Saint Peter. Ni ada rin mga iksuon, no? Ang list of popes. Ang nag-una din eh. Kasi ha? Pasig si Bahinting nag-una din, no? Saint Peter! Ang nag-una! Napatay mga dagway, mga kaiksunan. Kaya gano'n man? Dahil dagway ni San Linus, Anak Litos, Clemente, the first 266 na kasanto papa, ang presidente to karon si Papa Francisco. Na idagway! Kay di man itumutumo atuwa. Ni kano ha? Ni ang konjud siya nga amahan jud sa pagtuo si Pedro. Unya, ang iyang ikutlo, kalas siya 2:12. Ang nauna kuno sa dimension si Santiago. Ikaduha ra man lagi si Pedro. Namura. Wa na buhat. Wa pa na ko tuan ibaw na buana. Dili na list of apostles. Pero kung patinudaan pa siya, iya ang ikutlo ang Matay, Marco, Mateo, Jes, 1:2. Upat jud ka teksto. Wala dyan nga riba. Kay number one man si Peter ato. Wala nga, kini ato, dili dyan ni tumo-tumo. Unang haligi, ni angkon siya, niya si Pedro, iusapan nga. Meaningful, meaningless. Nindot yung tabak, meaningful. Pero sa inyong explanation, wala na yung meaning. Nakita ninyo ang inconsistency sa pinangga na kong ikso. 1 minute. Amen? Unsa may priba na to, nakadawat pa si Pedro Yahweh, kibisan pagpila na kay Yahweh. Kaya siya may unang nakadawat sa Yahweh among the 12 apostles. Therefore, siya ang first among equals, the primacy of Peter. Bisan si San Mateo na iuna sa iyang lista si San Pedro. Naibaw ba si Pedro nga siya first among equals, siya ang amahan? Nahibaw, kay iya mang itawag si Marcos nga amahan. Dito siya nakaangkon nga amahan si Pedro sa pagtuo. Unya, panitabo kay bawal ra ba? Sayop jud og mutawag kag amahan sa usa ka tawo nga religious leader. Six. Apan karon, iyang giangkon nga amahan sa pagtuo day si San Pedro, usa ka religious leader. Mga kaigsoon. Atong pagpakan si Father.
Brother Darwin Gitgano o si Pastor Ismael Bainting Senior. And now, the moderator will give the floor for the pictorial sa dili pa mo sa dili pa tama ko ano natay last natay closing prayer ato ni hatag ni Brad Bahintin ini kumana na to kwan ini kumana na to i close to formal ang atong dialog sa pagtuo nya anak lang kamo dawat o sa open forum na to no sa open forum so sige. Okay, magandiyan din ang sumaga. Hilong sa nakadiyan lang. Sa magandiyan lang, magandiyan lang. I-closing, i-close. Magwanda ko si prayer. Lating matagatahong tama. Amahang Yahweh Elohim. Yahweh El Shaddai. Yahweh El Elyon. Yahweh Rapha. Yahweh Shino. The creator of all things, both visible and invisible. Thank you, Father Yahweh, for giving us a time here in the city square of Tagbilaran City to present the facts. And I myself am so very, very thankful for giving me a privilege to serve these words to the people. Whether they believe or not, the important is that I can be able to present the facts as I said, as what I believe. Father Yahweh, the words that being planted tonight will grow and bear fruit and will change their minds and principle that we have to remain to believe what the apostles taught in the scriptures. As what I have presented, that it was not taught in the scripture that Peter was a pope but an elder. This afternoon and tonight, Father Yahweh, thank you, and we pray to bless the people and the word being planted to them. Right now, in the name of your Son, Yeshua, our Savior, Yeshua HaMashiach. Amen. Okay. So, my son, Mariani Cristo, mo bless lang si Padre, adama inyo kung ano na may mga bala ng mga religious items. Mag-bless daan si Padre. So ano naman sa inyo na imutangan ha? Salamat na ni Pastor Inti, si Bishop, si nga ni Bishop? Langson. O sa itong mga pastor na niya din ikaw, salamat kayo. O dinod kayo ang atong na mag-bless ko sa inyong mga religious items ha? Mag-bless na. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Naman na nito na pa yung open forum, ang atong mga kaubanan. The blessing of soul, you creature of soul, I purge you evil by the living God, by the true God, and by the holy God. By the God who ordered you through the Isaiah the prophet to be cast into water, to cure its unfruitfulness, without purified soul, for the health of believers, giving soundness of body and soul to all who use you. In another place you are sprinkled. May pantasan ang wickedness and Satan's standing be banished. And let every unclean spirit be reposed by him who shall come to judge the living and the dead and the world by fire. Almighty blessing God, humbly we implore you upon this mercy that you would die in goodness to bless and sanctify the speech of soul which you have given for the use of mankind. May all that use it find a natural remedy for soul and body, and let everything by the touches and sprinkles be freed from uncleanness and assault from evil spirit. To Christ the Lord, amen. The blessing of water, you creature water, I purge you evil in the name of God the Father Almighty, in the name of Jesus Christ, His Son and Lord, in the power of the Holy Spirit, that you may be water fit to praise us against the envious foe. May you be empowered to dive in forth and exalt them together with His holy angels with the power of the self-same Jesus Christ the Lord, who shall come to judge the living and the dead and the world before. O God, for man's salvation, those dispense wondrous mysteries, when the vacation sign of water, hearken to your prayer, pouring forth your benediction upon this element which we consecrate with the manifold purifications. Let the scriptures serve you in expelling demons and curing diseases. Whatsoever, it sprinkles in the homes of the faithful, but cleanse and deliver from harm, that sends us in joy, a spirit of goodness, and an air of peace, free from being on any snares,
but the sprinkling of this water, may everything opposed to the safety and repose of them that dwell therein be banished, so that you may possess the well-being deceived in calling upon your holy name and be protected from all peril through Christ our Lord. May salt and water be mixed together in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. The Lord be with you. Author of invincible strength and King of conquerable empire, ever the glorious triumphant one, who restrained the force of the adversary, who overcome the forces of the living enemy, humanity putting down hostile influences, prostrate and first we beseech you, Lord, consider kindly the speech of salt and water. May get honored and sanctify it with the junior sweetness, wherever it is sprinkled in your name, may devilish infection cease, venomous terror diving afar, but let the presence of the Holy Spirit be with us as we implore your mercy through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. The blessing of oil, our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. God's future oil, I cast out the demon from you. May God the Father Almighty, who made heaven and earth and sea, and all that they contain, let the service power, the devil's legions, and all Satan's attacks and incarnations be dispelled and driven afar from this future oil. Let it bring health and body and mind to all who use it. In the name of God the Father Almighty, the name of Jesus Christ, the Son of the Lord, the power of the Holy Spirit, the Advocate, as well as the love, the same Jesus Christ, our Lord, who is coming to judge both the living, the dead, and the world by fire. Lord God Almighty, before whom the hosts of angels stand in awe, and also the service to acknowledge may please you to guard firmly and bless and hallow this creature oil, which by power has been pressed from the juice of olives. You have ordained it when thing the sick, so that when the made well, they may give thanks to you, the living and true God. Grant you pray that those who use this oil, which we're blessing in your name, may be delivered from all suffering, all infirmity, all wiles of the enemy, let it be a means of averting any kind of adversity for man, made in your image, and redeem your precious blood of your Son, so that he may never again suffer the sting of the serpent, through Christ our Lord. The blessing of all your religious items, then our blessing is not. Amen. Heavenly Father, through your Son, Jesus Christ our Lord, in obedience to him, we embrace the ministry he has entrusted to his bride, the church. Grant down your mercy, we pray, a very special and powerful blessing on all the religious items in their hands, that we will also use the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism. Dying the truth, the blessing you bestow will be a very potent and terrible weapon against the attacks of the evil one and his legions. May all the religious items might restrain the devil and his demons and all unclean spirits, rendering powerless and able to harm the affected of peace and people, and to whomever these are used in the exercise of the ministry, wherever it is kept, when clean and diabolic spirits flee in fear, never daring to harm nor even approach. In the exercise of the ministry of healing, spiritual liberation, and exorcism, may Jesus Christ be glorified forever. This we humbly ask in the name of Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Tanan ninyo mga religious items, holy and exorcising sacramentals, because of the prayer of the church. Daghang salamat. So, okay. So, mohatag ka o isang pag-30. Sige. Open forum. Palihog ko o lumbay, are? Are. So, ang ato lang is pulimit, ha, kay. Sige. Usalang ang microphone atong gamiton kaya para dili ta magyagaw. No? So, panguta na. Ako'y asama. Sige. Ama mo, director ko. Brad, Fidel. Under Fidel. Kita mo doon kay Dayo. Sige. Gege. Asa na ka may kumpon ito kanito? Ano mas may pinili ito natin? Api na kundi ng kawa. Okay. Sige. Sige.
Ari, ari mo din niya, ari, ari. Ari, ari na. Ano mo niya, anak kilig? Anak na. Okay na. Tapos na. Okay, katapusan. Sige. Paano mo yan? Sige. Paano ko pagkota ng address ni mo, Bahinting? Hindi ko pagkota ng padre. Pareha kami sa tag. Sige ko pagkota ng... Katulog, tulog, tulog. Isa na. Ting, sa iyong profile, Bible translator. Bahay mo ha, sa iyong Facebook. Sakto ba ko? Sa nakita ko sa Facebook nimo? Yan, clarification na yan? Eh, naman ko sa pani, Bible translator. So, ano? Hello, hello. Do not ask outside Asia. Okay, lagi. Ask directly. Lagi. What's up? Sige, karoon. Mangutana ko ni Mote. Sa four gospel, sa Biblia, nga naman, nga ang paghatag ug Yahweh o ang pagtumpot ni Kristo sa simbahan, kang diha ka mag-iiskutan kang San Mateo. Nga nung the rest sa gitawag na to, o mga gospel, wak man iskute. Unsa may naas sa Yahweh, o unsa may naas sa kingdom. Ang Matthew 16:18, tigaan si Pedro, o mga Yahweh, kuya, kulun, ang imong idili, siyuta idili sa langit. Ang imong kapuso mo ito, mga Yahweh. Let me clarify thing, sabi ko ta na. Unsa man ang rason, nga naman, nga sa upat ka ebanghilyo, kang San Mateo Raman, gi-address, gisuwat, ang pagtupo sa simbahan, paghatag sa Yahweh, sa mga kingarian. What the reason behind? Ang reason mo ni, ang hitabo sa Matthew 16, beginning of the ministry of our Savior. Dito sa gospel, dito sa epistle, human na, dugay lang nasugdan mo nang, siyempre, at kumagsugod sa, maoy pagsugod, dilik madugay sa pagsugod sa Asia. Very simple. Kalaon sa nagot eh. Simple ang pangunta na. Pero hindi man ang pangunta na sa issue na to. Sagit, ay, sa issue ba? Related eh. Ang issue, may ito. Ang issue na to, mga po. Ito na naman. Lagi sa, related, open forum man ito eh. Related gapon. Asa may related? Asa man related sa Yahweh o sa pagtungkol sa simbahan o paghatag sa Yahweh sa mga kingharian. The question ako, nganong sa upat ka ebanghelyo diha raman na nasuwa wa man iskuti sa maong tulo ka ebanghelista. Nganong kan San Mateo raman? O di ba ko tanan? Tupad ka na? Tupad? Ako? Kuma naman eh. Balikon mo niya sa kaya ni Mas. Nusa magkawin sa iyo. Balikon naman na. Tupad na ka. Kuma na. Nga si balik-balik. Naalabas sa tulos. Nga ang mga repetitive na mo tanan is violation. Violation na imuron sa atin. Talo, talo, talo. Talo mo na. What's up with this? Next, pangunta natin. Kaya sa pangunta natin. Diha sa kingarian, kinibang pagtukod ni Kristo sa mga kingdom o sa iyang pag-isulat. Kaya isang pabi, ang atong tema pagkapuot ni Pedro. Pulit na ginibang pangunta. Ayaw na, ato na kapangunta na sa po para mabibot na. Premise man. Ayaw na premise, doon haray pangunta na iyata ko. Premise. Premise lagi. Di tumara about sa papasig. What is about the premise? Ayaw ko. Ang premise, premise one, premise two. Basta, Marcelo, ang akong ikasulti ni mo, mauray ka rin akong tubagon, basta mahitungon sa tema. Ayaw na nangyaw ito. Sunod, last one. Ito na, mga sesyo. Eh, wak man, wak man kayo rason ikatubahan. Kini pa, balay ni Dabe, nga ang tigduma, sheship. Oo, sa, nag-premise lagi ko. Ano man lang magka-premise ko? Ang akong pangutan na, ngayon foundation, mga nag-premise, mga kagetong sa'yo, sisi? Ayaw pa. Tek, ang gingharian ni Dabe, ano na'y nag-tigduma lang, nga mao si ship na, yung mag-litong kanina. Related yan? Kini si Shibna, adunay sa sisod na mao si Eliakim, nga naghawin o maong Yahweh. Karoon, mamutan ako ni Mote, kini bang Davidic Kingdom sa daan kasabutan? Kakingdom to David, nga adunay tigduma nga mo si Shibna, nga naghawin o Yahweh. Sa bagong kasabutan te, kini bang kang Kristo nga Kingdom? Sis, kung dili si San Pedro ang nagduma sa maong Yahweh, nga tigduma lang sa iyang Kingdom, kung dili si San Pedro, kinsa man tawara? Gamay lang ha. Huwag ba yata mag-ingin ka dili sa San Pedro? Sa San Pedro ba yan? Ang sabi yung pangalan nyo? Kapit ka pa yung ganyan? Hindi ka agit ka wiyawi. Ang sabi ka? Kapit na balik-balik ka na ko. Sa pagkating pa hindi ka yawi. Ang sabi ka? Umalay. Ang yawi bisag papina kay si Pedro. Ang ato lang gilupang, ato lisupang. Ay wala siya tango ka po. Bisag mag napuro ka yawi. Huwag man ito niya. Last one. Last one.
sa Old Testament, sa Old Testament ang Davidic Kingdom dunay sa gitawag to og chief representative. Mr. Moderator, tulo na ka pagunta na. Ano magdugo kay? Dai na pod kay duha naman. Anong lain na pod? Angay-angay to. Sige. Ikaw ba mas balik? Sayo ra jud kay demo pagunta na. Bisod ra pod. Ganisod ra gani siya. Oh, sama. Okay, patubaton na ko gamay ato kay niya naman sira ko. Duha ka skulup to. Duha ka skulup to tanaw niya. Duha ka claim, wa ta kabalo asa ka claim. Number one, kung si Pedro gyud ang iyang pagkatao, mao gyud ang sangtong papa or mao ba gyud gibilay na siya, wait, wala tay problema na, okay? Okay, galaw ka na. Ikaduha, ang iya bang statement naay na skulup to theology nga ang iyang statement nga paminaw ha? Look at the statement ni Pedro. Yes. Dili, ako rin ko pagod. Ako sa that's why aku tebak-tebak. Number one, correct na. He's got a kingdom na siya. Anakay tadi ko, magkata na lang kung kong tadi. Ayun, return to you. Two school of thoughts, remember na. Father Darwin, pansin na yung tao, maluwi ka. Advisor ko, Father Darwin, so same thing. Advisor. Ang task fit ni Fran Villegas. That's why. Father Darwin, darap yung you. Kana sa tanang mga tao, among ikadibate ninyo, ako may murag budipinsa sa Catholic Church because I believe ang Catholicism ang ayun parang wakay, narapa kayo, napiyan lang makasumpatata na ron. Ang Catholic Church appeal sa economical, you know, ang statement about the Nicene Creed of the economical church at the time. And then that's why I do believe na tayo part that anan, okay? So di isang anan ato i-reveal tanan. Pero sa nakabutang, wala tingali kasabutang mga tao na ako and I really receive a lot of threat. Pero meron pa na akong game sa CFD. Siya, yan kong ipasparing ato, gani si Justin K. Ipasparing ko niya atong taga Muay Thai. Ikaw, nikon ka na ako! Ayaw, nikon ka na ako! Ikaw, ha? Lagi ko si Michael, mag-sparing sila na ako. Ano nila, mahangyo, ako mahangyo ko, mahangyo ko. Ayos ako pangyo. Ikaw, ha? Ano nila, mahangyo, lahi kasan ng mayroon tag-sparring, kaya dili pa na mauwi atong kuwangin ni Ari Talini sa atong tima. Ayaw na. That's why, lahi mo na friends. Mura na ba ito? Derek, sa question bro. Derek. No, this is not a question. Ako akin din pa na namin makatagan mo ni Muguras. Nga di, ang mga ako na po yung mga death threats, yung kanila. Na agyon, si Boulevard, nagpilan siya nga, iyan ko nung pinasila yung gusto, iyan ko nung hutilang pukot, naingan ka. Diyo ka, patungan ito, gipos sa Delgado. I-pause. Unya, na ako'y last na, ano ba ko? Hindi na question, nahangyok, unyangyok, kung maunda ko ng matrix. Nangyok ba? Bro, ingani ni bro. Kung aduna magani kay Dintret, ato dito sa polis. Dili, direk, di ba ni polis direk? Di ba ni police station? So, dili bro, dili na pwede, dili pwede na. Dili, bro, dili. Ingani ha, paminaw. Ayaw mo na, kay dili ta mo oy bang. Linaw ta niya ikaw may makaingon-ingon o ganang kuan. Listen ka ha. Dili man na question ang imo ha. Dili na bro. Di na pwede nga may ngana ta kay mada tak samo kada mo ingon-ingon ta na. Kung ado na magani kay Dintret, ato dito sa pulis ayaw diri. sige. Sige, akong ihatag ang pagutana ni Brother Brother Chando. Padayon ta. Hello. Ako mo ka na basis din sa debate na po doon, no? Kagalina, kadalhan ako na itong mibahinting ngayon siya nga nabungkag niya ang duha ka haligi ni Father Darwin. Iyang unang haligi, si Pedro giusab ang iyang ngalan. Ang pangutana, matod ni mo imong ibukag. Nga anong imong mang iuyunan? Ang sabay, iuyunan ako ito kay. Anong nalaki naman eh. Ang pag-ingon ako, may nabungkag na ako eh. Paginaw ha, iyang dipundar ang Genesis 17:5 nga pag-usap ko sa pangalan na himong kamahan. Mali na ganitaan. Ay, saan siya pa ako? Nagtupag ko. Wala pa gani, i-change ang yung name. Father naman daan kay Abraham. Father naman. Father na. Pag-usap pa, Abraham yakon. Raham rin ang change. So, dito, iyang gidrive, ang Juan 1:42, nga kay si Simon po, i-change niya, mao nga, susama usap nga, iyang ipunan, nga nahimong amahan. Dito na kung ikaw ba, kay wala sa teksto nga nahimong amahan, narasayang ba ba ang pagkanahimong amahan? Siya mo'y naghimog po ni Pedro. Dili ang Biblia. Mala, ito. Pagkaloy, dili mo na ko pangunta na.
Natumog mo yung ganyan na ako, Gingos, Brother Mendoza, ang iyang haliging ipabarog. Una, giusap ang ngalan ni Pedro. Kung musupak siya pa, matutaan niya nga wala uspa ang ngalan. Muti gingon ni Juan, muti gingon ni Padre. Ikatuan niyang haligi, ato mo to, bayitin, balik ko na kuha, walang tupada magod. Ingo mo ganyan, gibungkag ni mo ang duha ta haligi ni Padre. Duha yung haligi ganina. Unang haligi niya, giusap ang ngalan ni Pedro. Ikaduwang haligi, nakadawat siya divine appointment. Muna yung duha ka haligi ko ni Padre Darwin. Ang una niya nga, yung unang haligi, giusap ang ngalan. Ingo ka gibungkag ni mo. Ang pangutana, nga nung niuyon ka man, nagiusap ang iyang ngalan from Simon to Pedro. Yan ang di man kumuuyon ka na may kapasa. Ang punto lang diha, ang punto ay gidrive ni Darwin. Gidrive niya nga ang pagkausap. Dito niya gisok-sok na po, ra. Dito man dahil po, dito ko nisopak. Huwag mo kong musupak kung giusap. Ganun na yan akong gibalik-balik. Ang gisopak na ako kay gisok-sok ka niya pulong na nahimo siyang amahan. Bisa, wak, na. Siya ka kay giingon-ingon. Dito ko, dito na guba. Sama ka ba? Knock out. Oy, killing question dito, killing answer mo. Okay, so natungog na ito ang iyong giliyunan. So, wala na po ba ng unang haligi? Ari ko sa ikaduwang haligi. Ikaduwang haligi ni Brother Darwin, nakadawat si Pedro of divine appointment. O ba ito pa nipaligay na mabungkak na may ikaduwang haligi, kung mapamatulaan ni Bahinting na wala nakadawat si Pedro of divine appointment. Pagkata na, asa man ang imong pruiba, yung mga nabungkak ni mo, asa man ang imong pruiba, nga si Pedro wala nakadawat of divine appointment. Dili na mo'y presentation ako ganiha. Ano ba yung mga nasibad ka? Giuyon niya. Di ba niuyon ko gitigaan divine appointment? What? Di ba niuyon ko? May problema. Gitigaan ko. Pero ang giuyon na ako na gitigaan. Ang problema. Ang problema dito kay tungod kay gitigaan divine appointment, iya na yung gikonclude nga po na. Ano ba pa nagkikonclude sa mga apostoles ka po? Siya na may gikonclude. Kaya nga ko ba na ikaw na di ay nagpapapapa ni Pedro? Pero si Pedro wala. Dua. Ang unang haligi na imong gingon na bungkag imong giyonan. Ay kaduwang haligi na imong gingon na bungkag imong giyonan. Nga siya nakadaw divine appointment. Ikatulo mo ni. Lasa? Ang inyong tema magipirmahan. Pamatud-an ni Padre Darwin nga si Apostol Pedro ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church. Tama na sa tema, ba't kaloy? Si San Pedro ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church. O kay isupak ka man na isip negative, kinsa man dayo ang unang Santo Papa sa listahan sa Roman Catholic Church kung dili si Apostol Pedro. Mumuli na sa tema. Sa lista diha sa Bible. Ayos! Ayos! Inyo ka man ang sign! Sa ayos siya o sa tema, nag-inyo ka na! Kapaya, nagtubag ko! Sa lista sa Bible, ng Bertolo is Pedro. Kanang naitiman yun, ayos ang pagsupa, nagtubag ko. Dito sa imong tema, inyo man ang tema. O niya, sumala man sa Biblia, ay sagsapaw. Ayos ayan. Nagit ka na. Manuwi yung taong ngayon, ayos sagsapaw. Sumala sa tema, kaunang Santo Papa si Pedro, sumala sa Biblia o preferensya. Pag ato sa sumala sa Biblia, huwag may nakitaan nga Santo Papa dito si Pedro. Siya na may nag-inyong Santo Papa. Yatang yawi, hatang ako sa katidagan. Wala yun, siya na may kaingon-ingon ang po. Bisa, ipaningon ko, bisa pagdagang yawi. Sir, akong pangutan na iyang giliso. Kaklaro sa akong pangutan na tima. Ang akong pangutan niya, ang tima nga gipirmahan niya as negative, pamatud-an ni Father Darwin na si San Pedro ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church. Kanan, Roman Catholic Church. Ay sa, mo na'y tima, gipirmahan niya nga iyang sumakon. Okay, karon. Ano'y pangutan na? Kaya mo na'y tima, nga gipirmahan sa Roman, ay wala ng Roman Catholic Church, ha? Ay wala ka. Kanan. Imo mo wala ang good. Ang pangutan na, kinsa mandihay,
ang nag-una sa listahan sa Roman Catholic Church. Ang tema, balik mo na kong tema ha. Pamatuntan ni Brother Darwin na si San Pedro ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church. Santo Papa, ang doktrina na. Ang doktrina ha. Ning supak mangga. Ang pangutana, kinsa man diay ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church nga naa sa among listahan, kay amo man ang doktrina. Kinsa man ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church nga naa sa among listahan, kung dili diay si Apostol Pedro kay ning supak mangga. Inyo man unang listahan? Inyo man ang lista? Una, kay ni ingon na magsumala sa Biblia, dito na sakpan. Pag nailista, pag sumala sa Biblia, wa man sa Biblia. Di ako ni supak. Wala na supak na imong lista? Ay, kating lista. Wala, kating lista ha. Pero sa Biblia, wala ka na, di ka na masalat. Wala na saan. Wala masabti ang... Ay nga naman, gudi, wala masabti ni Brad Bahinteng ang tima. Kaya nga naman, kung dili unta si Pedro ang unang Santo Papa sa Roman Catholic Church, kinsa, kung dili si Pedro. O niya guys, sa listahan man ako kay si Pedro man. So, tanong ni, nga nang nisupak man siya, nga si San Pedro may unang Santo Papa. So, naibaw siya na dili si San Pedro. Nailain. Ano ba? O niya, mao na iyang uwa masabte. Atong timaha. Paro na. Kay, kung ano na isunod biya kung Baranidgar ha, usara ka pagkutahan na ako yun. Sunod ko Baranidgar. Sige, pagkutahan na Baranidgar. Ayong gabi eh. Ano pagkutahan na kung mamaon at puglansang doon na wala lang ko? Ako na lang iligas kamay. Ah, sige. Di ba yung malalay sa listahan sa simbahan, nga kamo sa Papa, nag-unaw yun si San Pedro. Wala, ako ano lang pagkutahan na ni Gayzando, nakapagkutahan na makunda, wala eh. Kisa may unang Santo Papa sa simbahan Katoliko? Si San Pedro o si San Lenos? Sumala sa inyong listahan? Sumala sa inyong listahan? Sumala sa inyong binista-lista si Pedro, sunod si Lenos. Kanyang lista ba? Kaya ingat mo, sumala sa Biblia. Eh, ato sunod sa Biblia? Ay si Santiago may nambiliwan. Gawas na si Santiago nambiliwan. Gawas na si Santiago nambiliwan, si Pedro nambilto. Huwag pa yung tingnan sa Santo Papa. So, mangunta na gagkin sa maginay unang Santo Papa. Wala. Ah, sige. So, si Santiago, dili mag-apit sa listahan sa Santo Papa. Ang ako mangunta na, si San Lenos o si Pedro. Ang iyan po, Bob, si San Pedro ay unang Santo Papa sa simbahan Katoliko. Sa inyong lista na ito, okay, ang Catholic, pabira, ang Catholic Encyclopedia article po, nasa kong referensya, the title po was applied to the Bishop of Rome 4th century AD. So kung ang gisulti sa Catholic Encyclopedia na 4th century na, ang paggamit sa title na po, entonces tiene po si Pedro, pag-4th century si Pedro. Ah, sige. Ayun, ayun. Okay, ayun, salamat. Salamat na po. Ako na po. Pag-importante, yung ngayon siya nga, si San Pedro. Ah, sige. Ako na po na. Okay. Ako na po. Ang tema nato, ang tema nga gipirmahan ni Bradinting. Tema gud kay kami may nag bahinting. Okay. Ang among paminaw, paminaw. Kami may nagsamod sa tema. No, dito sa plaza. Kami ni Brad Paul. So karon, ang akong pagkutana. Kay klaro man yun sa Biblia igsuon nga digyud nato gamiton ang litra por litra. Kaya nga naman, ikaduhang Korinto, kapitulo 3, versikulo 6, ang litra por litra makamatay man. Kunya, sa Lucas 10:26, ningon si Jesus, na ningon siya, kiunsa man nimo pagsabot ang kasabutan, ang kasulatan. Dili de litra por litra, kundi li angeng sabton. Nangkaroon, ato mang nadumog ang duha kahaligi, nga gipabarog sa atong pinanggang pare, nga nagpalingkon ang pagkaamahan ni San Pedro. Ang iyang pagkasanto papa diha sa simbahang Katoliko sumala sa Biblia ug referensya, nabarugan ang referensya ug nasabtan
sa Biblia nang karon. Aduna ba kay mabasa badinting nga sa Biblia dili siya Santo Papa? Aduna mabasa ba? Ito ba? Yeah, kay Biblia, referensya ko niya. Okay, sa Biblia. Referensya. Kaya meron sa ha? Ito ba? Sa Biblia, maminaw ha? Dili mabasa nga si Pedro Santo Papa. Aduna ba yung mabasa? Dili ko mabasa nga dili Santo Papa. Mabasa. Kapagbalik ha? Kung nga, aduna ba yung mabasa? Sige, lalo. Dili mabasa nga si Pedro Santo Papa. Dili po mabasa nga siya dili Santo Papa. Sige. Tabla. Karang, tabla. Sige. Tabla. Karang, aray ko sa referensya. Ito ba ko? Tabla na mabasa. Nagtiwas pa ko. Tabla na. O niya, kaya nagpaila man si Pedro nga siya elder. O masaya magpailang po. Uy, ginoon ko. Huwag kasamot na. Ang Santo Papa, elder man na. Kung paano na to ang elder, kung sa may kwansa, kung sa may another term sa elder, seniority. Elder? Magulang, magulang. Lagi din ang mahan. Huwag ang seniority. O hindi. May huli kasamot. Magulang. Nagaran. Ikanawang pangutana. Di hamas, tabla ba? Pero nakalabaw ko gamay sa seniority. Garan, ano na tali ni Ron? Sa referensya. Karon kaya ang imong referensya is katumatong kritik sa mga protestante na kapagkita mami o book of knowledge. Standard reference. Ang imong ipakita, bias para nimo. Kay kritiko mo to. Karon aduna ba kay pakita kay standard reference para matabla na kuta? Nao ba kay standard reference kaya naging nga dili Santo Papa si Pedro? Para matabla ka? Ha, alam ko ang giila. Hindi, para matabla, on siya standard reference. Ay, sa isa ka, tuba ko. Ay, sa lagi. Ay, sa ko, tuba ko. Alam ko pamuntan na, on siya standard reference. Ano ang time sa pagtuba? Ay, nagsabaw. Alam ko pamuntan na, kung kumbaga, on siyang libro ha? Pag-ibig sa? Sige, libro, libro. Ang giila. Libro. Ang Biblia, libro mo na. Ay, standard. Uy, reference. Umano ko, tabla naman sa Biblia. Awan to matab. Umana tas Biblia eh. Tabla na tas Biblia. Kaya, o niya, ang referensya namin book of knowledge. Ang ako, naabang kay standard reference nga makapakita na mo nga dili Santo Papa. Naabawa. Inang ikaw, inang ako, duha na, duha. Gawas sa Biblia. Ngayon, ikawas ka natin. Oo, natanaw. Sa Biblia, wala. Kainong gawas nun. So, diha na ni Barong ang kamatuuran. Paminaw sa. Score sa Pag-1, 0 pa. Galoy, paminaw sa. Kahumana sa punto bagay. Sa Biblia, among giila nga ang Biblia grabe ka standard than your encyclopedia. Because 2 Timothy chapter 3 verse 16 ang kasulatan gisulat upang sa lamdag sa magagagaho o kapos lalo naman sa pagtundo, pagpadlong, pagsaway o pagtundo kung saan pagkinaboy matarong ang encyclopedia ginamdagan ba sa Espiritu Santo? Saan man po dito ha? Ganang contributor. Eh, saan ito pagpapagpapagpapagpapag? Ganang contributor ang natika ako na katuliko. O, tarama ha? Huwag mo ka na kay Alex Standard. Huwag siya kay Alex Standard. Pero kini karon. Kaya nag-iingon niya sa unang Timoteo, Kapitulo 3, 16, mao ang Biblia. Ang ako ang, kung manaman may Biblia, kung manaman ko Biblia, ano mo balik magag-Biblia? Ang ako is, naanang is referensya. Ang ako pangita, naa ba kay mapakita? Naa o wala? Wala. O, so karon, mao na ni karon. Okay na ko. Okay na ko ha. Okay na ko nga wala siya'y referensya nga standard reference nga nakalamang na yun ang Katoliko o 1 point siya 0 pa. Tabla kami. O 100 yan. So, akong ihatag ang ikaduhang pang... sunod, mangutana. Si Abba Father. Sige, bungka pa ni Ron. Bantay mo ni ha. Kaya naro ba yung ting-anting na? Dong. Ang ato. Mayang kapiling yung tanan ha. Ako, napukusto ko pag-ali. Aron makapamatuon ko kung kinsa ang kinuos mapagtulunan sa tibok kalibutan. Ang kinuos mapagtulunan sa tibok kalibutan. Aba panel! Ayaw siya na! Ayaw siya na! Ayaw siya na! Ang kinuos mapagtulunan sa tibok kalibutan. So isa ha, ganang isa lang ha. Akong ipahibalo ninyo, may hangyo si Brad Bahinting. Brad Ismael sa kay ababoto sa lenting ababoto sa Brad Ismael kakaibigan kayo sige, 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 sige pagkatanan na Brad ako mga kamatuot ko ang unang pagtulong sa tulukan ng butan na una na ang upang nilutang gini
matawang nato mga sulpot. Hindi ko ako patuloy ka naman. Motong ang huli ako sa tinulong kapatuloyan. You guys, patuloy sa mga huli. Patuloy sa bibigang. Patuloy lang sa Diyos mo. Lama ka ako sa mulay. Judaism. Ang wala ang Judaism. Wala na iyaw-iyaw. Wala na iyaw-iyaw. Pangutana. Ay, sa lagi niya. Pangutana may ato ang karon. Pangutana. Pangutana. Kung upang matutani, maamtang tatutuan na niya. Hindi, pangutana. Kung kasi pangutana. Ayaw. Ano mo uman? Sige. Ano man o? Takalubog ako. Ay, sa lagi pangutana. Pangutana niya, kuya. Sa tingnan niyo. Ako si Alfred. Salvador. Alfredo Crisaldo. Ah, sige. Ang pangutana na ako. Hello. Hello. Pagkutana. Kailan ako ang pangutana? Ang kailan ang pangutana? Kamatuuran eh. Asa yung address ng mga pangutana ni Brad Ismael? Sa... Brad Ismael. Ah, alam. Sige. Ang pangutana na ako, niya mo ni. Ang matangusa, ano na may natawahan, di ba? Ako na tao ko, Marso 30, 1951. Ang pangutana ko muli, gusto na ko pamatunan, si Pilo, kung gano'n siya naman sa Tupapa, kakainin ko pizza. Ah, talahan din ko ng pizza. Kaya ako yung pangutana pizza. Kaya ko sabi niyo, ako sama kang Tomas, matiloon. Nagangita pala ako ang busog, sinagkalang-salik ako. Saan po ilang, ano, saan na hindi ko baba? Buta ng pizza. Buta ng pizza, kaya na pizza, makapagpagpagpagpag mo, baka lang mo, saan ko baba? Sige. Salamat kayo, Tatay Alfredo, sa nindot niya pamutana. Nangita niyo siya ang pizza. Okay. Tatay, Moni ang tubag, Tatay. Nagsugod iyang papasi sa tuig 30 AD, itong pagdawat niya sa Yahweh. Okay. O, paminaw mo, bilang ka. Yung mga pastor mga mo. So, puno mo sa respeto. Ta, di ba? At nang si tatay ko may nagawaan, ay, magsapaw. Kaya nagsugod kayo ang mga elder, way buot. Kinapuno dyan sa pagsapot. Tinan ng mga way buot. Una nga, ato na respeto ako sa tatay, kayo magbuwang naman na to. Diba ka niyo taan niyo? Tatay! Wala yung tubag tayo. Kaya sa tayo. Matubag sa tatay. Mga flight na 30 AD na himo. Tatay Alfredo. 30 AD na himo siyang nakadawat siya Yahweh. Mga 30 AD na himo siyang anong tumura na himo siyang amahan o papa. Mga 30. Late naman ng Gregorian calendar tayo. Tatay. Kaya himo, late na ng Gregorian calendar kayo mong gigama. No, para panahon sa mga apostolis tayo, mga Glesley Frido. O na nga, hindi na ito gamito na itong standard karon nga i-apply sa ilang standard. Kay itawag na siya tayo out of context, doon na sila historical context, doon na po ay textual context, o na nga, balik na sila cultural context. Kaya ng imong Gregorian calendar, huwag pa na mahimugso sa panahon sa mga apostolis tayo. So, pasalamati ang Katoliko, kaya doon na lang yung kalendaryo, may mga kakaroon, imong birthday, March. Kainin kalendaryo si tatay. Ay, kung wala pa, sige nyo rin, pong ginyo rin, awa, dito ko, adyo kayo may mga karoon sa kanang tao. Sige pong ginyo rin, may nagkuhan sa kalendaryo. Pasalamati tayo ha, si pong Gregory. Sige. Ay, dara, ikatulo. Ay, kasama na eh, napailain mo tana? Last na na eh? Sige, last na na eh, kay... Last na rin, hindi pa ningon po si Padre. Kanya si Kwanpur, umuguti ang aircon rin. Pasensya na. Bradisik, muha na rin. Okay, mayong gabi sa tanan. Dahil ko na ito ang Diyos. Ako po ang tanan. Ako nang i-address akong abigo nga si Brad Ismael Bahindi. Nga di yun musukol na kong dibati. Pero, nalang may chance sa pagpangutana,
busa mong utana ko. Kaya gusto niya nga naagyon sa Biblia ang Santo Papa. O ang kinil Santo Papa, si San Pedro, mao nga, may nga ko, ang nga o'y ipit siya, aniba? O yan, sagot na. San Lucas 10:26. Ang pagbasa, kinahanglan adunay pagsabot. Kini bang pagbasa ang lingkos Biblia, imo bang isabot o sige lang ang basa? Aperting sa uta. Kailangan, is ko ba? Pwede sa uta. Sila pong mga giwalihan sa mga apostolis, pwede pong sa uta. Pagsabot nila kayo, man mapapa. Sa mana, kamo rumay lang kapapapapa. Pagtuunin mo, di sila kasabot mga believers sa pagsensure. Di sila kasabot? Kamo rin kasabot? Sila rin nakasabot. Huwag malagi mapapas, Pedro. Karon magkasabot na yoga. Ang balaan sabi ni saya sa Latin Santo. Episode 3:5 giingon man nga ang tanang apostolis balaan sato pa Santo. Santo. Si Pedro kay apil mas apostolis sato pa si Pedro Santo. Tubag. Okay. Santo. Sa Biblia lagi Santo. Paminaw sa lagay, sakto lagay, dahil santo. Walay, papa. Sorry, dahil santo. Hoy, papa. Ayaw sa papa, kaya wak paman tamabot, ana. Ikaw, sa kanatahan na itong dibati, magdalig yung kasi mong kapildihan. Ipatriling, pagaling anak ko. Karon, matod pa ni mo, wak papa, pero kinay mong papa na yung ka. Ono Pedro 5:13. Ngingon si 5:13. Basa niya, Biblia niya, ipit ka ni ba? Ang ngaoy, sukol, jisi ba? 5:13. Ikaw mo rin basa, Anidius? Cinco trece. Magkakapasawa na. Okay. Ang iglesia nga ania sa Babilonia, pinili nga kauban ninyo, nagumusta ka ninyo og ingon man si Marcos nga akong anak. Okay. Ang anak si Marcos, ang pangutana. Ha? Ha? Ayaw sa. Ang anak si Marcos. Ang pangutana. Kaya ang nagsuwan ani si Pedro man, niya anak mas Marcos, kinsa may papa ni Marcos. Ang anak si Marcos, ang nagsuwan si Pedro. Wala, abil niya sa bakalon. Ang anak si Marcos, ang nagsuwan si Pedro. Ingon siya, dawatan din, nangungusta ka ninyo, ang simbahan dere dili pila suplo riyan ni dere apa basahan pre apa basahan pre apa basahan ang anak si Marcos ang nagsuwat si Pedro nga akong anak ang akong papa na ingon dawatan ninyo si JC nga akong anak sa ako pa ang akong papa si Spring papa man ang kay ako man ang papa ay nasuna oh karon kinsa man ang papa ni Marcos tuwag wa gibihat nganli anak sa pagtuo, okay, dia. Kay si Marcos, anak sa pagtuo, sa ito pa akong, anak ka sa unggoy, ang imong amaha, ang imong papa, unggoy. Unggoy. Kay anak man ka sa pagkaunggoy, so na ay amahan sa pagkaunggoy. Karon kay, si Marcos, anak man sa pagtuo, sa ito pa na ay amahan sa pagtuo. Kinsa ang amahan sa pagtuo, na mo'y nagsuwat din ng 1 Pedro 5, 13. Kinsa. Ay, ay. Wala yung mga, wala yung mga. Ha ha ha.
Ay, pa, dahil ito. Isa. Ito pa, manakari. Ayan, tumaga. O, lagi. Sige, tumaga. Atong masabot, wala, Paminaw sa lagi. Isa. Walay mabasa, nga, mabasa na to diyan nga si Pedro Maoyang Amahan. Ano sa lagi? Anak sa pagtuo, pwedeng sabton. Kasi ang amahan sa pagtuo. Pero, ay sa lagi, manak, nagsulti ka. Ay sa lagi, yun na ba yung biro? Pero, kung siya nahimong amahan sa pagtuo, wa siya mahimong Santo Papa sa Ginoohan. Manikon ko, kung nahimong pa sa Santo Papa, sa ano, pwento sa ito, ano, maunan ka sa'yo, panahon, nabubahin na siya. I am the Pope, kung saan yung dipena. Alam kong panahon, wala, kibaga. Unsay tawag sa amahan. Ang saan sumala, ha? Ang atong amahan, tawbon o papa. Sa ato pa, first century o diyan sa Biblia, ang naiipit na hindi ba? Dalay ko ng Ginoo, og daghang salamat nga nakatungog din ang dapitan. Siguro ba si laki nakasaro, dito pa ako'y nagwali sa unang panahon. Kung saan niabot ang COVID, pero diha man to'y pastor nga akong amigo, niingon siya nga, doon ay pahayagan dito sa Pikas. Ngita ko, matong nga dito ko din eh, kay sunog niya akong ngayon din, Papaila ko, usan ko ka Region 7 kumang ang puti pasabot sa kasuguan sa Diyos. Papuya ang atong galinaw sa atong pinapuhi. Maburnagin man o makatulik, usan ka sa Kristiyano. Mo'y akong gipangayo, ako na gipangayo sa Ginoo. Ang kalinaw, hariya, uban sa kong salamat. Okay. So, hindi yung iksuon, hindi ka kabiyon. Salamat. So, salamat kayo sa atong panagbaylo. So, sa atong pagtuo ay tungkol kang Kristo. So, mga lang ni mga isuon. Lalay, ipaklear ka may si JC, ha? So, mga isuon, sige siya ingon, mawa ko na ipapa sa Biblia, na agyon, naari, napalik ko na yung Biblia. Bisan si Bahinteng, naas niya, ali. O, ali nga Biblia, is my Bahinteng. Biblia sa Kristohanong Katilingban, kanya, naas sa 16-18, ingon yun yun si San Pedro, Papa, Santo Papa. Kung ay, mong ingon siya nga sa'yo, iya sang improve nga kining Biblia ha, sa'yo, ne, yari mo ni sa'yo. Mga itong ingin na siya sa among debate, hala, arong muda o ka, kanang word pa pareha, hala, pulihin ang mama. Ha? Okay, so, sa tumapas nito, hala, himuang sa mama. So, mga ni mga isuon, giling atong panag-diskusyon. Ato ang taning makita ang kamatuoran. Ang ako lang wa masanti nila, nato si Brad Bahinteng, ang iyang pangila ni Jesus. Wa siya awang siyang pangila ni Jesus. Kaya nga no, ironius ko no, ang ngala ni Jesus. No, ang iyang ilala, Yeshua. No? Yeshua. Pero makikita kay ngano, nag-uban sila ang nagtuo og galang Hesus. Kunya kay iyang marugan nga kana kuno iyang ngalan nga Hesus, usa kuno ka demonyo o satanic name, no? Mo na siya ginuon kuno niya, pero ano nga uban sa nag-iis na Hesus sa gituohan og Hesus. Gigo na ba ni pastor? No? So, hindi mo isuon, salamat sa inyong pagkani, o salamat usap sa inyong mga madalunggan, halamatis sa matulungan, no? So, mahilo ka, hinaot mga safety, ato ng ipuso ng ato mga gamit. Kanya,
mga sagot, ito magugaw-ugaw, pero magagamit pa talin eh. Kunya, ako ang ihang niyo, na giniging platform, ato ni usahan bro, ato usahan ng platform. So, God bless.